Thank you.
Good afternoon, everyone, and welcome to App Development using Flutter Day 3. So I hope everyone had a great weekend. Maulan po ang weekend natin sa Northern Luzon. Sana po wala na ulanan sa atin para po makaiwas po tayo sa sakit. Okay, as you can see on your screen po, I created a Google Classroom for this training, and the purpose of this will be our drive po for the submission of our final output or project. And I am requesting our participants to join po. Kung hindi po kayo maka-join, please create a Google or Gmail account po kasi may mga domain po or email addresses po na hindi na-allow ni Google Classroom po. And siguro by 4th or 5th day po ng training natin, yung details po ng final project po natin. Okay, just a short recap lang po on what we have learned last Friday. We have learned about the working with emulator and physical device, run our first Flutter application, tour guide on Android Studio, basic widget explanation, write Flutter application from scratch, and build our first installable APK file. So please do not forget to fill out our attendance form for this day or our day 3. Okay, so without further ado, I am now giving the floor to our research speaker, Sir Robert. Sir, please take it away. Ayun, thank you, sir. So welcome back po ulit sa atin and magandang hapon po. So nung last training po is pinag-usapan po natin yung mga basic po na widgets katulad ng container, scaffold, yung mga ganun po. So ngayon, susubukan po natin i-discuss kung paano po gamitin yung mga advanced widget. So katulad po ng mga buttons, text field, mga ganun po. Kasi sa bawat application po natin is meron po tayong
So sign up or log in. So napaka-importante po na matutunan po natin yun. So i-share ko lang po yung screen ko. Ayan. So nakikita na po ba yung screen ko? Ayan. So bale, ito po yung mga ito po yung mga need natin malaman na widgets or mapag-aralan. So at halimbawa po itong text field. So ganito po yung magiging itsura. And tulad po ng mga sinabi ko noong nakaraan, Flutter is everything widget. So bale, bawat widget po na to is may kanya-kanya pong properties katulad itong mga to na may kita natin. And another thing na pag-uusapan natin is itong buttons. Kung paano siya gamitin sa Flutter app natin. Ayan. And another thing is itong single child scroll view. So kapag, di ba po sa form, marami pong mga text field doon. And yung user minsan is marami siya kailangan fill upan. So kailangan po natin ng scroll. Dapat scrollable din po yung screen natin para makita niya po yung overall view kung ano po yung kailangan niyang fill upan. So another widget na naman po ulit siya. So single child scroll view po. So ito po yung mga gagamitin natin. And another thing po is itong asset image po na widget. Kailangan din po natin, syempre po, sa mga login page natin or registration page, kailangan din po natin magpakita doon kung ano po yung icon natin or logo ng app natin. So, yun po yung gagawin natin ngayon. So, susubukan po natin gumawa ng login form and registration form sa app natin. So, subukan na po natin. So, punta po tayo sa Android Studio dito. And ito po yung ano, yung dating So ito po yung dating ginawa natin, yung about po sa stateful widget. So bale, gagawa po ulit tayo ng panibagong project. Ayan, so bale, gagawa po ulit tayo ng panibagong project. So punta lang po tayo dito sa may upper left. Click lang po ulit natin tong file. And gawa po tayo ng another project. Ayan. And so yeah, so click lang po ulit natin yung next. And ito po, pangalanan po natin siyang form. Yan, and click po natin yung finish. Yan. So, need po natin gumawa ng bagong project. So, wait lang po natin matapos yung paggawa po ng new project. Ayan, so nakagawa na po ako ng new project. So, sino na po sa atin yung nakagawa po ng new project? Patype po ng number 1 sa chat box. Ayan, so meron na. Ayan, so tulad din po nung ano, mga nakaraang training, gagawin po ulit natin siya from the scratch. So ilo-locate lang po ulit natin kung nasaan po yung main Dart file natin, which is nandito po sa loob ng lib folder. And nandun po yung main.dart file natin. So i-double click lang po natin to. Ayan. So ito po is babaguhin po natin siya. Gagawa po tayo ng
ng sarili nating code para sa registration and login form. Ayan. And then sa app po na gagawin natin is gagamit po tayo ng so assets. So kasi nasabi ko po kanina is nagagamit po tayo ng widget for images. So kailangan din po natin doon ng mga images. So may ginawa na po akong link para po sa mga images. So wait lang po. Ayan, so isi-send ko po yung ano mga images na gagamitin natin para po sa app na to. So isi-send ko po dito sa chat box natin yung link na kung saan pwede po nating ma-download dito yung mga images. So ito po, send ko na siya. Ayan, so punta lang po tayo dito sa Google Drive na to. So halimbawa is tapo ako dito. And then ito po is ida-download lang natin siya para po sa gagawin nating registration and login form. And so download na po natin. And after na po natin ma-download, so syempre i-locate po natin kung nasaan yun. So nandito siya. And dito po sa project natin, kailangan po natin gumawa ng panibagong folder dito kahit sa mismong project root directory na po natin gagawin. So bali, i-click lang po natin yung pangalan ng project natin. And then, i-click po tayo ng new. Tapos, piliin po natin itong directory. So, pag clinic po natin to, gagawa po siya ng ano, ng panibagong directory ng or folder po ng project natin. So, dito po tayo maglalagay ng kung ano po yung papangalan nating paglalagay ng mga images natin. So, halimbawa is images. Yan. And then, dun na po natin siya ipapi insert. So, i-drag and drop lang po natin dito. Ayan, and click po yung refractor. Ayan. And so, kung makikita natin, nandito na po yung mga images na dinownload natin from Google Drive. So, sino na po yung mga nakagawa nito? Yung na-import na po yung mga images sa project nila. Ayan. Patype po ulit ng number 1. Ayan. And kapag po, halimbawa po mabilis po yung ano or may questions po kayo, pwede nyo pong i-type po yung stop para alam ko po kung halimbawa po masyado na pong mabilis. Ayan. And then dito po sa main.dart file natin, papalitan na po natin to. Magbibuild po tayo ng from the scratch. So, i-delete na po natin to lahat. Ayan. Ayan. And again, tulad po ng sinabi ko sa isang project po, yung unang-unang hinanap po na function is yung main function. So, kailangan po natin mag-declare dito ng main function. So, share ko lang, ipalakin ko lang po yung view ko. Ayan. So, again, kailangan po ulit natin mag-declare po ng main function para po sa main.dart file natin. So, magde-declare na tayo.
Ayan. And then dito po is, syempre kailangan din po natin gamitin yung run up na function ng Flutter para ma-run po yung pinakaunang widget na gagamitin ng app natin. So, mag-run lang po tayo dito. So, gagamitin natin dito yung run up na function. Ayan. So, mapapansin nyo may nag-import na rin dito na package. So, kung wala pa po is pwede nyo pong i-click to. So, halimbawa, naka-underline siya ng red ito. So, pwede nyo pong i-click and i-click nyo po sa keyboard nyo yung Alt-Enter. Ayan. And then, dito na po tayo magde-declare ng pinakaunang widget na gagamitin natin. So, syempre, yung pinakaunang widget na gagamitin natin is yung material app. So, pero bago yun is magde-declare muna tayo ng custom na widget natin dito. So, bawa is class homepage. Ayan. Extends. So, stateless widget din siya. Ayan. And then, pag naka-underline po siya is kailangan nating i-click to and then pinutin natin yung Alt-Enter. And para mag-override siya kung ano yung kailangan niya. So, halimbawa yan. So, kailangan natin dito mag-return ng another view na naman or another widget. Which is yung kailangan natin dito is yung material app na widget. So, dito pwede na natin gamitin dito sa loob ng run up na function natin. Ayan. And then, dito sa override method, kailangan lang natin mag-declare ng another na naman na widget or mag-return ng another na naman na widget. So, parang dun sa nakaraang training natin, yung pinaka-base talaga ng mga widgets natin is yung theme or kung anong gagamitin natin. Meron kasing material app na widget or and meron din Cupertino or meron din yung Cupertino na widget. So, bale, depende na po sa atin kung anong gagamitin natin. Pero for this training is gagamitin natin yung material app na widget. So, kailangan lang natin dito mag-return. Ayan, ng material app. So, bali, ito yung pinakaunang widget na nagagamitin natin na pre-built na siya. And then, dito sa material app, ito yung mga properties ng material app na widget. So, bali, ang gagamitin natin dito is yung home. Yan. Home. And then, dito kailangan na naman natin maglagay ng another widget, which is yung tulad ng nasabi ko nung last training, parang yung scaffold na widget yung nagre-represent sa page natin. So parang yun yung blank na canvas. So ito, gagamitin na natin siya dito. Ayan. Ayan. And then, dito sa scaffold na widget, may property siya na body. Ito. So kailangan natin ng body para doon natin ilalagay yung next na widget na igagamitin natin. So, bali container muna. Ayan. Ito. So, ganito. And another thing is, para kung napansin nyo, nung mga last din na training natin and dun sa mga nabibuild na app natin is merong debug banner na nagpapakita dun sa widget natin. So, mas maganda kung alisin na rin natin yun. So, nandun siya sa property ng material app na widget. So, bale, maglalagay lang tayo ng another property ng material app. Which is yung debug, ito. Debug show check mode banner. Yan, so i-declare lang natin siya na false. Yan, para hindi na nagpapakita. And then, try na natin munang i-run tong app natin. So, open ko lang po yung ano ko, yung emulator natin. Ayan. So, punta tayo sa ABD Manager or Device Manager dun sa Android Studio version nyo and click lang natin to, itong play button na to. And so, minsan talaga is nagpapakita tong unable to locate. So, gumagana pa rin naman siya. Ayan. So, pwede na natin i-close yun. And then, play na natin yung app natin para makita na natin kung ano yung nagpapakita sa app natin. So, run na natin. Ito. Yeah, so,
try na natin i-run. So tulad din po ng nasabi ko nung mga last trainings natin, yung pinaka first po talaga na napag-run ng app yung matagal. So patience lang po saglit and hintay lang natin matapos na mag-build. Sir Roberto, bali po ano, dinownload po muna natin yung mga images na sinend ko po dun sa ano, yung link po ng images isinend ko po sa chat box natin. And dito po sa pag-import po ng mga images, gagawa po tayo ng another directory po dito. Panibagong directory natin sa project natin. So bali, i-click lang po natin tong project natin which is yung form. And then, i-right click po natin sa mouse. Ayan. And then, piliin po natin itong new. Tapos, directory po ito. Ito po. And then, ita-type na lang po natin kung ano yung magiging file folder name po nung paglalagyan natin ng mga images. And then, so po, pag meron nakagawa na po tayo ng ano ng images, pwede na po natin siyang i-drag and drop. So halimbawa po nandito po siya sa downloads, pwede po natin siyang i-drag and drop na ganito. Or pwede naman po natin siyang i-copy paste. So halimbawa, i-copy paste ko po 'to. Ayan. And then i-click lang po natin 'tong folder natin dito. Ayan. So i-click lang po natin yung ginawa nating folder tapos right click po natin yung folder na yun and then i-paste po natin siya, yung mga images. Yan. May tanong po si Sir Kendrell. My other computer is not working at the moment. Can I watch this and do the coding tonight? Or are we required? Hindi pa naman po sir. Pwede nyo pong panoorin to later on sa mga recordings natin. Yun. So kung ayaw po talaga yung ginagamit nyo ngayong unit, so pwede nyo naman pong itry po kapag okay na po. And mag-base na lang po kayo dito sa recordings natin. Ayan. So ganun po. Ganun na lang po. Panoorin, pwede naman po natin panoorin ulit po sa ano, mga recordings natin. So isend na lang po ni Sir Kevin, yung ano? Or pwede po natin panoorin sa FB Live, sa recording po ng FB Live. Ayan, so ganun na lang po. Ayan, so na-build na po natin yung app natin. So magpapakita na po siya dito. And so kung makikita nyo po is siyempre, blank canvas pa po siya kasi ang body po ng scaffold natin is container lang. So, bali ang mangyari po dun sa app natin na i-build natin is so, siyempre, may dalawa po tayong page which is yung login page tsaka yung registration page. And then, meron din po tayong landing page. So bali tatlo. So doon sa landing page, mamimili po tayo kung magla-login tayo or magsa-sign up. So yun po yung gagawin natin dito sa main.dart file natin. Kung paano po natin i-design yung landing page. So ngayon po is edit po muna natin to, tong container. So dapat, bali dito po, ang mangyari dito is meron po tayong images dito. Sa pinakataas, sa upper, dito po sa upper. And then, meron pong dalawang text field dito. Parang input. I mean, dalawang button kung login po ba or sign up yung pipiliin ng user. So, gawin na po natin yun. So, kailangan po natin, first is kailangan po natin gumamit dito ng column. So, parang list view po siya na pa-vertical. So, bale, yung unang lagay niya po is, syempre yung first child niya is nandito sa pinakataas. So,
vertical po yung paglalatag niya ng mga widgets. So, yun po yung next na gagawin natin. So, first is, syempre, maglalagay tayo ng child nito na column. Yan. And then, itong column po na widget natin is hindi po child yung property niya, which is children. So, ibig sabihin parang array po or marami yung pwede niyang maging children. Ito. So, ito yung property niya na children. So, list siya. List ng mga widgets. So, ito. Gagamitin na natin yung children. Ayan. And then, syempre yung pinakaunang text niya na, so yung pinakaunang widget na gagamitin natin is yung text. Para pag-welcome lang sa mga user. And so halimbawa is welcome. Yan. Yan, so ito na yung unang children ng widget na column. And then i-textile na lang natin tong widget, tong text widget natin. So gagamit tayo ng style na property ng text widget. Yan. And then textile. Then dito magta-type tayo kung gaano kalaki. So halimbawa font size niya is 30. And then kung gaano kakapal or gaano ka-bold yung text ng text widget natin. So halimbawa is bold. Bold na lang para mas makapal. Ayan. And then after nito is kailangan natin ng another na naman na text. So bale another na naman na text. So ganyan. Halimbawa is please choose to sign up or sign in. And then syempre i-textile po ulit natin to kung ano yung magiging itsura niya. So style. And then gagamitin natin textile na widget. And then dito magsiset tayo ng kung anong gusto nating maging color nito. So halimbawa is color niya is colors that kulay blue. Ayan. And then yung magiging font size niya, syempre mas maliit na kasi itong welcome is mas ano siya, dapat ito yung mas makita. So halimbawa yung font size niya is 15. Ayan. And then so yan, i-try muna natin siyang i-hot reload. So pwede natin siyang i-control S or i-click yung itong lighting icon. So bali, i-control S ko na lang siya. Yung itsura nung ano natin. Ayan, so sige po. Ayan. Ayan. So, kung mapapansin nyo po is hindi masyadong maayos or yung alignment ng mga ano natin, ng mga widget natin. Ayan. So, bale, mas maganda po siguro kung itong mga text widget natin is naka-center siya, parang nandito sa gitna. So, bale, kung may imagine nyo po, parang itong mga text po natin is nakarap siya dun sa invisible na column na widget. So, nandito siya. So, meron pong property yung column na widget which is cross-axis alignment. So, yung cross-axis alignment is kabaliktaran. So, yung column is vertical. Vertical yung paglalatag niya ng mga widget. So, yung cross-axis alignment is paano niya kokontrolin horizontally. So, doon na natin ma-isiset kung itong mga nasa gitna ng column po na widget natin, yung laman niya is pwede natin i-center. So gagamitin lang natin yung ano nun, yung property ng column na widget, which is yung cross-axis alignment. So subukan natin.
pattern. And then, isi-set natin siya as center. Ayan. And then, yan. So, nagdagdag lang po ako ng property ng column, which is yung cross-axis alignment. And then, sinet ko siya as center. And then, i-hot reload ulit natin. And tignan natin kung ano yung magpapakita. Ayan. So, makikita nyo is parang walang nangyari. Ayan. And then, yung next na lang na gagawin natin is ito. Is lalagyan ulit natin. I-center na lang natin siya. So, gagamit tayo ng text align dito. So, gagamit tayo ng property ng text, which is yung text align. Ayan. And then, gagamitin ulit natin yung center. And then, control S lang natin siya. Ayan. So, mapapansin nyo is parang wala pa rin nangyari. And for the meantime, ganito muna yung magiging itsura niya. Maglalatag muna tayo ng more na mga widgets dito sa column natin. And later on, saka na lang natin siya ipapagitna. So, yung next is, syempre, is yung image na. So, maglalatag na tayo dito ng images. So, another child na naman. Yan. So, kung gusto natin maglagay ng space dito, maglalagay tayo ng space. So, pwede natin gamitin yung ano, yung pagitan ng welcome tsaka please choose to sign up or sign in. So, halimbawa, is gagamit tayo dito ng widget na size box. So, parang ano siya, parang container siya, which is pwede tayong mag-declare dito ng height o parang invisible na space ng nila, yung pagitan nila. So, halimbawa is 20. Ayan. So, bali may pagitan na size box yung welcome na text natin at yung please choose to sign up or sign in na text natin. So, try ulit natin. Ayan. So, may kita nyo ano, may pagitan na. And then, kung mapapansin nyo rin, yung text is nandito siya sa taas, which is dapat ito nandito sa baba. So, merong property yung ano doon, yung... So, pwede tayong gumamit doon ng ano, ng widget na safe area para hindi niya mapuntahan to, tong space na to. So, itong container natin, gagamit tayo dito na irarap natin siya doon sa safe area na widget natin. So, bali ang gagawin ng safe area is, mapapansin nyo sa mga phone natin may mga bezel. So, i-ano nyo yun, di niya ipupunta doon yung mga widget natin or yung mga designs na nilalagay natin. So, itong container natin, irarap natin siya sa another widget. So, i-click lang natin to, itong container. Then, click natin yung Alt-Enter. Then, click natin tong wrap with widget. Yan. And then, dito na natin ilalagay yung safe area na widget natin. Then, control S ulit natin. Yan. So, mapapansin nyo, ano, bumaba na kasi hindi kasi safe area dito para maglatag ng, ano, ng mga widget. So, bumaba yung widget natin. And then dito, maglalagay na tayo ng another image. So gagamitin na natin yung image na dinownload natin kanina. So dito is mag-add na naman tayo ng another container. So importante yung comma guys ha, dito kasi under siya sa children. So bale parang array siya. So maglalagay tayo dito ng another na naman na widget, which is yung container. Yan. Yan. And then dito sa my container, meron siyang property na decoration. So bale ang gagawin natin dito sa decoration is doon natin ilalagay yung image natin. So para maglalagay siya dito ng background image dito sa container. So kung maalala niyo noon, yung container is para siyang div doon sa web
So, ganun yung gagawin natin. So, maglalagay tayo ng decoration dito. Siyempre, tatanggap siya ng box decoration na widget. Ayan. Then, open and close lang natin. And then, dito sa box decoration na image, may property siyang image. Ayan. So, dito na natin ilalagay yung image natin. Ayan. So, isiset na natin dito. So, image. Ayan. Gagamitin natin yung image na property. Tapos, gagamitin natin yung decoration image na widget. And then, dito, may another na naman siya. So, yun, nagkaroon ng error. Kasi, ang sabi niya dito is, required daw na parameter yung image. So, hindi natin kasi ginamit dito yung image na property ng decoration image. So, naghanap siya ng image na property. So, dito, kailangan na naman natin maglagay ng image. And then, dito na natin gagamitin yung asset image na sinabi ko kanina sa inyo. Dito yung asset image. Ayan. And then dito, ide-declare natin siya. So may kita nyo kanina is gumawa tayo ng folder images. So i-set lang natin kung saan path yung image na gagamitin natin para dito sa asset image. So babalikan natin yung kanina. Ayan. So dito kanina sa may project pane natin is nag-declare tayo ng gumawa tayo ng images na folder. So, ganun din yung gagawin natin dito. So, maglalagay tayo ng images na folder dito. Tapos, kung ano yung gagamitin nating image na yun under dito sa folder na siya. Na to. So, yun yung next na gagawin natin. Ayan. So, ide-declare natin kung ano yung gagamitin yung image. So, assets. And then, kung ano yung image na yun. So, illustration. And.png. Ayan. And then, itong container natin is lalagyan din natin siya ng height para hindi masyadong ma-take up yung space. And then, dito. So, halimbawa is 100. So, ayan. So, try na natin i-run. So, hot reload lang natin. Ayan. So, mapapansin nyo, gumit na siya, guys. Ay, oh pala, images pala. Sorry. Yung tama po is, sabi po ni Sir Jason, images po yung tama po, images. And then, kung mapapansin nyo po is yung ano, yung hindi nagpakita yung images natin. Ayan. Kasi una-una, mali talaga yung dineclare natin dito. So, dapat pala images. Yun. And then, try ulit natin. Ayan. So, kasi guys, hindi nagpakita yung images natin dito kasi may kailangan pa tayong gawin bukod sa paglalagay ng images dito. Ayan. Kasi dito sa may Flutter, syempre, yung ilalagay nating images dito is pwedeng dalawa yung umaccess dito na platform. Pwedeng Android or iOS. Kasi dito sa Flutter, syempre, later on, kapag nakabuild na tayo ng app, is i-build na natin siya sa either Android or iOS. So, kailangan, isiset natin dito, i-configure natin dito sa PubSpec yung image natin. So, dito natin siya gagawin. Ayan. Dito sa may PubSpec natin. So, dito, so parang dito, nagpakita na siya kung ano yung mga paano mag-set halimbawa ng images. So bali i-ano na lang natin to, ang gagawin natin is i-uncomment na lang natin siya. Ayan. Then ayusin lang natin yung indention kasi importante yun guys, yung mga indention. Kasi konting indention mo lang, malilito na yung PubSpec natin. Kung ano ba yung dine-declare natin dito sa may, dito sa PubSpec.yaml natin na file. So, bali ganun guys, ide-declare natin siya dito. I-configure natin yung images na sinave natin dito sa images na folder. So syempre, hanapin muna natin yung pubspecs.yaml natin. Nandito siya sa may root directory ng folder natin, yung project natin. Dito siya. So i-double-click lang natin siya. Then hanapin natin to, itong Flutter. And then sa loob nun is may ganito assets na property.
And then dito magse-set lang tayo kung ano yung dineclare or sinave nating images dito sa folder natin. So halimbawa is background.png. So lalagay lang natin dito background.png and then illustration.png. So again guys, tingnan natin yung mga kung may wrong spelling ba tayo para sa ganun is kasi napaka-importante rin yung naming kung may makalimutan tayong isang letter. So yan, parang dito nakalimutan ko yung R. So maglalagay tayo ng R dito. So ngayon guys, every ginagalaw natin tong pub spec natin, kailangan nating i-get siya ulit. Ipub-get ulit natin siya kasi ginalaw na natin tong pub spec natin, may pagbabago tayo dito. So, nasabi ko nung mga nakarang training na itong pubspecs.yaml natin yung configuration ng project natin. So, dahil may binago tayo dito, i-click lang natin to. Ayan. Wait lang po. Tingnan ko lang. Ayan. So, bali copy-paste na lang natin siya para hindi po tayo magkaroon ng error later on. And then paste na lang natin kung tama ba. Ayun, so capital nga. So yung Sir Jason, capital siya. So yun, napaka-importante rin kung may mga dapat exact yung letter na dine-declare natin dito para later on hindi tayo magkaroon ng problem. So yun, may ginala ulit tayo dito sa pub spec natin. So idaran ulit natin to, itong pub get. Ayan. Ayan. So yun, na-configure na yung project natin na ginagamit niya na yung mga images na nandito for Android and iOS. So dito, malalaman na ng asset image natin yung gagamitin nating images. Yan. Yan. So get dependencies lang natin. And then guys, every time na may ginagalaw tayo dito sa pub spec, kailangan ulit nating i-run siya. Kasi para mag-take effect yung ginawa natin. So halimbawa dito, para alam ng asset image natin i-access tong image na to, kailangan ulit natin siyang i-run. Kasi every time na may gagawin tayo sa pub spec, kailangan ulit natin siyang i-run. Pag sinubukan natin siyang i-run dito sa hot reload. Hindi natin makikita yung effect. So kailangan ulit natin siyang i-run. So yun guys, tandaan niyo lagi na kapag may ginalaw tayo sa pub spec, kailangan ulit natin siyang i-run. So ganun yung gagawin natin guys. So papalakin ko lang ulit. Yan, and then kailangan ulit natin siyang i-run ito. Yan, kasi may ginalaw tayo sa pub spec natin and nag-pub get ulit tayo. So kailangan ulit natin siyang i-run. Ayan, wait lang natin. Ayan, so yun guys, kung makikita nyo, tapos na siya nag-run. So mabilis lang siya kasi meron nang na-install na app dito. So parang in-override niya na lang yun. Ayan, so, kung nakita nyo, meron nang image. Niload natin siya sa local access natin, which is may dinownload tayo dito. And nilagay natin sa mismong project. So niload natin siya locally. Ayan. So ganun mag ano ng images guys. So check ko lang sino na po yung ganito na pinapakita. So palakihin ko lang po yung code natin. Pa-type po ng 1 sa chat box. Ayun. So ganito po yung nakikita na ng ano or yung nagiging output na ng sa may ano natin sa may emulator or gamit nating physical device. Actually, pwede rin naman siya sa ano guys, sa may web kung susubukan natin. Gagana rin siya. So ganun guys, take note lang kapag may ginalaw tayo dun sa pub spec natin, kailangan ulit natin siyang i-run. Kasi para mag-take effect yung configuration na ginawa natin. Kasi minsan kapag nag-reload tayo, nagtataka tayo bakit hindi naman nagpapakita pero ginawa ko naman, dineclare ko na siya sa pub spec. Check ko na yung mga naming, tama naman, okay naman. So yun kasi hindi pa natin siya nararun ulit. So hindi nag-take effect yung ginawa natin sa pub spec.
Ayun. And then yung next is, di ba may images na tayo. So parang malaki siya. So parang hindi okay yung size nito or maliit. So i-base na lang natin yung size nitong image na to based doon sa screen ng kung ano, kung saan nakalagay ng screen or phone tong ano natin, tong app natin. So i-base natin yung laki ng images kung saan nakalagay yung screen or yung gamit na phone ng user. So ang gagawin natin doon is gagamit tayo ng media query. So bale dito. So gagamit tayo ng media query. Tapos syempre kumukuha siya ng context. And then dito natin isi-set yung kung gaano kalaki tong container na to. So bale, oops. Nagamitin natin yung size and then yung height. And then divided by 3. So parang 1/3 ngayon ng screen natin yung kalaki nitong image na to. So parang ganun. Bahala na mag-compute dito yung Flutter. So bali ganun. Nakadepende yung laki nitong image dun, so, dito sa screen na gagamitin natin or dun sa screen ng user. So i-hot reload ulit natin. Control S. Oops. Yun, nagkaroon ng error. So ayusin na ulit natin. And I think hindi niya alam yung ano, yung, so try ulit natin na i-run ulit. So wag na lang reload. Nagkaroon talaga ng error, so balik na natin. So for the meantime, ano, fix muna yung size ng image. So parang ganyan, fix muna yung size ng image natin. And then, so makikita natin parang ano pa, meron pang space dito. So, malaki yung space niya. I mean, magkadikit pala sila na itong text na to. So, pwede ulit tayong, para magkaroon siya ng space sa pagitan ng text nito, itong please choose to sign up, and then yung image natin. Pwede tayong gumamit ulit dito ng size box na widget. Ayan. And then, so, syempre mag-set tayo dito ng height. Yan. So halimbawa is 10. Yan. Yan. And then, oops, medyo naglalag. Control S ulit natin. Ayan, so nakikita natin medyo may pagitan na. So parang hindi pa okay. So maglalagay pa tayo ng another. So palakihin natin. So gawin natin 15. So pero na, depende pa rin yan sa inyo guys kung ano yung gusto nyong size. Kasi kayo pa rin yung nagde-design. Ayan. So yung next na gagawin natin is maglalagay tayo dito ng dalawang button which is login or sign up. So pipili dito yung user kung ano yung gusto niya. Kung halimbawa kung meron na siyang account, edi maglalagin na siya. Kung wala pa siyang account, is magre-register siya. So maglalagay tayo dito ng another na naman na widget. So yung gagamitin natin na widget dito is yung material button na. Ayan. So gagamit na tayo dito ng material button. Ayan. Ay, yung file po, okay po. Sige, Sir Roji. So, bale, ano po, kung gusto nyo po mas mabilis, quick tip lang po kung gusto nyo mas mabilis na maghanap ng file, pwede po natin i-click yung double shift dito and then i-search na lang natin kung ano yung ginanap nating file. So, halimbawa dito, pub spec. Ayan. And then, dito guys, important yung indention na hindi porket na lagay na natin dito, meron kasi yung ganito, di natin napansin, is hindi na pala ka-level nito ito. So yun, hindi yun mare-recognize ng pub-spec natin. So dito sa pub-spec is napaka-importante talaga yung indention. Kasi under yung assets is under dito sa Flutter na property. So napaka-importante nito. So mas pagandang ma-check kung tama ba yung indention mo kung ganito yung gagawin mo. Yan. So pag in-space mo siya, so halimbawa, di ba ka-level na nito, no? So kapag in-space nyo siya, guys, yan, in-enter nyo. So iyon yung tama niyang ka-level talaga. Yan. And another thing din, no, guys, kapag, ano, so halimbawa, kapag mag-add pa tayo ng more images, so halimbawa, mag-add tayo ng another images dito. Images ganito,
kumari is balloon, PNG, and so on and so forth. Ganito, ganito, diba? Pwede na natin gawin yung ganito, guys, para mas mabilis. Yung mismong folder na lang yung import natin dito sa pubspec natin or ide-declare natin. So every time na may add tayong images dun, hindi na natin gagawin na magde-declare ulit dito ng another images kasi napaka-tasky, di ba? So ipapubget natin siya, tapos irarun ulit natin dito. And then saka natin makikita yung effect. So napaka-tasky nun. So mas maganda kung minsan na lang yung pag-import natin ng or pagde-declare natin dito ng mga images, which is yung folder name na lang. And then kahit ano na yung i-add nating folder, pwede na nating i-ano yung hot reload. Ayun. So parang ganito rin, guys. Ganito na rin gagawin natin para hindi na tayo ano. So kahit may i-add pa tayong images dun sa folder natin is okay lang. Kasi hindi na natin gagalawin dun yung ano, pubspec. So yun yung kung final, kung may ginalaw tayo dito, i-click ulit natin to, itong pubget. Ayan. Para ma-configure na sa project natin. And then, i-run ulit natin siya. Kasi may ginalaw tayo dito sa pubspec. Ayan, kung check natin yung output natin sa emulator, no? So, ganun pa rin siya. Walang nagbago kasi doon natin malalaman na okay pa rin to gamitin. Itong folder name na lang yung i-declare natin dito sa pubspec. Ayan. So, okay pa rin siya. Gumagana pa rin yung image natin. So, may questions po ba? Or sino na pong ganiting nagpapakita sa kanilang emulator? Patype po ng one sa chat box. Yun. Very good. So, balik na po ulit tayo sa main.dart file natin. So, kung gusto nyo po na mabilisan na pag lipat-lipat, pwede nyo pong i-double click yung shift and then i-search yung file na yung gusto nating hanapin or yung mismong class name. So, halimbawa dito main. Ayan. Or yung mismong function. So, ganun ka-intelligent tong Android Studio. And then next is maglalagay na tayo dito. So, na-imagine nyo naman, guys, no, yung parang gusto nating gawin na parang mayroon dalawang button dito, which is yun yung i-click nung user kung alin yung gustuhin niyang puntahan na page. So, bale, magde-declare pa tayo dito sa baba ng image na to, yung button. Ayan. Then, mag-declare tayo dito ng image. Ay, ng button. So, doon na natin gagamitin yung ano, guys, yung material button na widget, which is pre-built na siya dito sa Flutter. So under din siya din sa ano, dito sa material app na temp na team natin. Okay, so wait lang. Sir John Robert. No audio ka, sir? Yan. Hello po. Nag-CR lang. Yan. So, resume na po tayo. Next po na gagawin natin is yung, syempre, yung ano, button na dalawa dito. So, under rin po siya dun sa row. I mean sa column na widget natin. So, bali children to ng mga column na widget natin. Itong tatlong widget na to. So, bali dito is meron siyang dalawang size box sa pagitan nila. So, merong size box dito and then meron na namang size box dito para magkaroon ng space yung mga widgets natin. Ayan. And then yung next, so magde-declare na tayo dito ng material button.
Ayan. So gagamitin natin yung material button na built-in na dito sa Flutter na widget. So ayan. So mapapansin nyo nung ginamit natin dito is meron agad yung on-press kasi required to. Pag gagamitin natin tong material button na widget natin, required na dapat meron din siyang property na on-press. Ayan. Kasi syempre nga, ano, button siya. So may interaction, kailangan ng on-press. So sa ngayon, lalagay muna tayo ng empty. And then, pagpatuloy na natin kung ano yung mga property ng material button na to. So, halimbawa, yung another property niya, is kung titignan mo dito, i-hover natin dito. Yung another property nito is yung shape. Yung ginawa natin dito, yung shape. So, may height din. So, pwede rin natin i-set yung height ng material button natin. So, halimbawa, yung height nito is, 60. Ayan. And then, yung another property nito, syempre, kung ano yung magpapakita dun sa loob niya. So, button lang kasi ito. Button lang siya, guys. Parang square lang siya na, design. So, syempre, kailangan pa rin dun ng label. Kung ano yung magiging label nung halimbawa kung ano yung ipapakita natin na text doon sa button. So, kailangan pa rin ng child doon na widget. So, doon maglalagay ulit tayo ng text na widget. Ayan. Which is, sabihin na nating login. Ayan. And then, syempre may style pa rin to para maganda. Ayan. Style. And then, text style na widget ulit. And gagamitin ulit natin yung font size and font weight na property ng textile para dito sa text na widget natin. So, lalagay tayo dito ng font size. So, halimbawa, 18. And then, yung font width niya is dito, guys. So, kanina kung mapapansin nyo is lagi tayong gumagamit ng bold. Yan. Ito kasi specific. Parang nakafix na to para may set ng value. So, kung gusto nyo mas timplahin pa yung pagkakabold niya, so, pwede nating lagyan ng value dito. So, halimbawa, 600. Ayan. Yan. And then ito nga, so try natin na i-run. So control S natin or click natin yung yun. Mapapansin nyo button siya pero wala siyang background na kung ano man yung ilagusto nating background dito. So yun yung next na gagawin natin. So button to, guys, kasi pag click mo to, meron siyang ripple effect which is napaka-common sa mga button. Ayan. Pero wala lang kasi siyang background, kaya hindi siya masyadong na-distinguish. So yun yung next na gagawin natin. So dito sa material button is pwede tayong mag-set dito ng property niya na shape. So dito sa shape pwede tayong maglagay dito ng background color niya. So meron dito is shape. So masusubukan niyo naman kung 'di ba magta-type tayo dito and then may nagsasuggest siya na shape. And so ibig sabihin property siya ng material button. So dito maglalagay tayo ng gagamitin natin yung rounded rectangle border na widget. So under kasi siya sa shape. So rounded rectangle yan. So yun nag-auto na rin siya. Ayan. And then ito may sarili rin tong property which is yung side. Ayan o. Rounded rectangle border. Ayan. So ito, so halimbawa may kailangan ng side. Ayan. So kailangan dito ng side. So mag-set tayo ng side dito. And so mapapansin natin, yung kailangan ng side na property natin is yung border side na widget. Kung makikita natin dito, pag hinover natin to, makikita na natin kung anong widget yung kailangan ng property na side. Which is ito, border side. So, yun yung gagamitin natin, border side. And then, ito siyempre may set na naman na property. Which is, so kailangan niya ng color. Ito, mapapansin nyo, kailangan niya ng color na property. So, dito, yan, maglalagay lang tayo ng color. So, halimbawa, ano bang gusto nating color? Ano ba? So, halimbawa, yellow. Halimbawa lang, yellow. Ayan. And then, syempre, maglalagay pa tayo dito kung
para mas maganda may radius to. Hindi patusok yung mga ano niya, yung mga edge niya. So halimbawa maglalagay tayo ng ano radius niya. Parang doon din sa web, pwede tayong mag-set ng CSS ng div9 ng border radius. Parang dito rin, pwede tayong mag-set ng ano border radius niya. Yan. Gagawin nating ano 50. And then try ulit natin na ayano, i-run. Ayan. Mapapansin niyo no ano ganon yellow nga. So bale meron ng kulay. Ayan. Pero yellow yung ano niya, yung ano niya. So i-design na lang natin to ano later on. So bale ganito muna. And then gawin na lang natin tong black para mas maganda. Ayan. And then control save ulit natin. Ayun, so ganon. So ganon yung kulay niya. So bale ang gagawin na lang natin is ito, dapat white din yung color nito. Itong background niya. So paano ba natin gagawin yun? Para mas maganda yung magiging itsura. So ano ba mayroon dito? Color. Ayan. So dito, pwede natin iset pala yung color nito. Ayan. So mapapansin nyo no guys, nawala na yung background niya. Kasi yung button na ngayon, yung background niya ngayon is white na. Ayan. So parang mas minimalist na yung design natin. So mapapansin nyo, magkadikit ulit to, tong image natin, tsaka tong button natin. So ang solution lang nito is mag-add tayo ng another widget dito na size box. Then kayo nang bahala kung ano yung height nito. So ayan, control S natin. Ayun, so makikita nyo may pagitan na dito. And then, itong button natin masyadong maliit yung width niya. So palaki natin. So gagamit tayo dito ng property niya na minimum width. Ayan, and then gawin nating infinity. Ayan, so control S natin. Ayan, so ganun. Malaki na. Pero mapapansin nyo is parang hindi pa rin siya ganun kaganda kasi mapapansin nyo wala na. Mas maganda kung mayroon sigurong padding dito katulad sa mga ginagamit nating mga app. May spacing talaga dito. Parang yung space yung nagiging ano, pampaganda. So ang gagawin natin dun guys is dahil gumagamit tayo dito ng container dito. So bali ito. Ito yung sa child ng safe area which is yung container and then yung child ng container ito na yung column. So dito magsiset tayo ng ano ng magiging padding niya. So kasi itong column natin is under siya dun sa ano sa container na widget. Parang nasa loob siya ng container na widget. Eh itong container na widget meron siyang property na padding. Ano ba 'yun? Meron siyang property ito, meron siyang property ng padding which is tumatanggap siya ng edge insets na value. And so try natin para magkaroon ng space ito. So mas magandang tignan. So add tayo ng padding and then edge insets na nakita natin kanina. And then so symmetric. So kailangan natin ng magkabilaan. Pwedeng vertical tsaka horizontal. Pag vertical, up and down, top tsaka bottom. Pag horizontal, left and right. Gonna start and end. So maglalagay tayo dito horizontal. Oops. Yan. And then lagyan natin ng 30 para mas maganda. And then yung vertical niya 50. Ayan. So makikita nyo guys no. Meron ng magkabilaan na padding. Yung horizontal niya is 30 which is may magkabilaang 30 na padding dito. And then yung vertical niya may magkabilaan din na 50. So may 50-50 dito na padding. So kaya ganito na yung naging itsura ng ano natin. Nung app natin. Yung landing page ng app natin. Ayan. So makikita nyo medyo decent na yung decent tignan na yung ano. Yung app natin kasi ganito na siya. Ayun. So yung minimum view is para yun sa minimum width. Ayun, minimum width is para siya sa material button. So kasi yung minimum width niya parang sineset mo dito na infinity. So walang hangganan. So
So parang walang hangganan yung width nito, kung ano lang yung kung ano yung width ng parent niya, which is yung column, yun na rin yung magiging width nitong button natin. Ayan. So hindi naman nakaset kung ano yung width nitong itong column natin eh. So kaya na-take up yung space ng parent niya, which is yung column. Ayan. So medyo okay na. Medyo minimalist na yung design niya. And clickable rin siya guys. Kung maririnig nyo, pwede siyang maklik. And then, ayan. So may pupuntahan na yung ano natin, user natin. Pag clinic niya to, pwede siyang pumunta sa login. And yung next na pupuntahan niya sana is yung registration. So yung next, yun yung next na gagawin natin. Ayan. So yun. As usual, maglalagay pa rin tayo dito ng size box or yung parang space nila, itong dalawang button na i-add natin. Kasi syempre, magkadikit yan mamaya kapag wala tayong ilalagay dito na size box. So dahil lagi tayong naglalagay ng size box dito, i-advance na natin. And so halimbawa is 20. Then parang ganito rin guys yung gagawin natin, parang ganitong ganito na mismo. Babaguhin lang natin siguro yung ano. So pwede nyo naman i-copy ito eh. Yung katulad dun sa nakaraang training natin, pwede nyo siyang i-collapse and then pwede nyo i-copy. So parang ganito, example, para hindi tayo mahirapan mag-copy. Ayan. So di ba ito, pwede nyo siyang i-collapse na ganito. So nag-collapse na yung material button natin. Ayan. So bali dito na lang kayo magka-copy para wala tayong makaligtaan, ganun. Or kung gusto nyo talaga ng ano, kayo pa rin yung bahala kung halimbawa gusto nyo i-copy ito. Kasi parang ganito na mismo yung mangyayari, kaka-copy lang natin. And may ibahan lang tayong mga property nito. So halimbawa ganito, kung gusto nyo gawing yellow yung background niya, ganun. Kayo bahala, depende pa rin. Ayan. So maglalagay tayo ng another na naman na button dito. Yan. Pero yung text nito is imbis na login. So, control S natin. Ayan. So, dito imbis na login is sign up na or register. Or register na lang. Ayan. And then, yung background nito, siguro, ano na lang, yellow. Ganun. Anong bang background color na property yung material button? Wala. Okay. Yan. So, kaya na mag-experiment guys kung ano yung gusto nyong magiging itsura nitong ano nyo, app. Ayan. So, yan. Inibahan ko yung ano, yung kulay nito. Itong register para mas distinguish, para magkaiba talaga sila ng login and register. Ayan. So, ganun lang. And then, yun pa ba? Ayan. So, bali, mayroon na siya. Mayroon na siyang yung user natin. Pagka open niya yung app natin, pwede na siyang mamili kung maglalagin siya or magre-register. Ayun. So, ganito. So, may questions po ba tayo? Kung paano na-implement yung mga ibang widgets? Ganun? Or paano ginamit? Or kung nalilito tayo. Ayan. And sino na po yung ganito yung nagpapakita sa kanilang emulator or physical device? Pa-type po ulit yung 1. Ayun. Marami. Ayan. So ganito lang guys. So yung next na gagawin na natin is ito na yung next na gagawin natin, yung on-press. So halimbawa, pag-click tong login na button natin, pupunta siya dun sa page na login. Siyempre, dun siya magla-login. Tapos yung register naman, dun din siya mag-register. So mas maganda kung ito, yung magka-separate na lang na file. Itong landing page natin, tapos yung login page natin, and then yung registration page natin, magkaka-separate na file. Para i-call na lang siya. So para yung ginawa rin natin ng mga nakaraang training, yung ibang page or yung ibang widget, kinol natin sa ibang file. So ganun yung next na gagawin natin. So pumunta ulit tayo dito. Punta ulit tayo sa project pane natin, which is inandito. And then, dito sa may lib folder natin, dito,
Gagawa ulit tayo ng another Dart file natin, which is pangalanan nating login, login.dart. Yan, new. Then, pili natin yung Dart file. Then, so, pangalan na lang natin ng login. Ayan. And then, yun. And then, syempre, another ulit, custom widget ulit siya, pero magre-return siya ng another na pre-built na widget. So, magde-declare ulit tayo dito. So, class, login page. So, kaya na bahala kung ano yung ano niya. Login page, tapos extend stateless. Yan. So, bali, kung gusto kong pumunta dito na later on, dito sa ano natin, sa login page natin, ito na lang yung tatawagin ko, tong class. Class name. So, ganun ulit. Kailangan ulit natin mag-override and mag-return ng another na naman na widget. So, tulad ng sinabi ko kanina dito, yung scaffold, yun yung nagre-represent ng page natin. Parang blank na canvas. So, ganun yung gagawin natin dito. So, kailangan natin siyang i-return ng scaffold. Yung shortcut key po nito, so halimbawa is nag-declare po tayo dito. Ayan. So, mapapansin nyo nag-underline. Oh, oops, di pala siya naka-ano. Okay. Ayan. So, ito nandito na po tayo sa login.dart. Ah. So, ang next po na ginagawa natin is gumagawa tayo ng login page. Para doon, pag click yung button natin na login, pupunta siya sa login page na page po natin. So dito po, nagkaroon siya ng warning o error kasi naka-underline siya ng red. Kasi suppose sana kailangan natin dito mag-override o mag-return ng isa na namang widget pero wala tayong ino-override. So para magawa po natin yun, click lang po natin to, itong class name natin. And then i-click po natin yung Alt-Enter sa keyboard natin. Ayan. So, magsasuggest siya kung ano yung kailangan gawin para ma-resolve yung issue na to. And so, create one missing override. Ayan. So, dito na tayo magre-return na another na naman na widget na gusto natin. Ayan. So, dito, pwede tayong maglagay ng up bar kung ano yung gusto nating title ng up bar natin. So, pwede ta. Para alam ng user kung nasa ang page na siya. So, di ba, alam ng user na nasa login page na siya, ganun, or nasa registration na any, parang alam niya. So ngayon, next na gagawin natin is maglalagay tayo ng scaffold. So syempre kailangan nating mag-return ng another na naman na widget, which is kung scaffold. Then tulad nung sinabi ko, kailangan natin maglagay kung ano, kung nasa ang page na siya. So makikita natin yun sa up bar. So oops. So may property itong scaffold na up bar. Yan, ito. So dito tayo maglalagay. So preferred size widget. So kahit anong widget pwede nating ilagay dito. So dito maglalagay tayo ng up bar. And then lalagay tayo ng up bar na widget. And then itong up bar, syempre may sarili na naman itong ano. May sarili na naman tong property rin. Ayan. And then, yan. Okay na yan. Naka-build na tayo kahit papaano ng login page natin. So, balik na ulit tayo dun sa main.dart file natin. Ayan. And then, punta tayo dun sa may login na button natin. Ito yung login na button natin. Ito guys, yan. And then, ito, isiset natin dito sa on-press kung ano yung gagawin nitong button na to once sa clinic natin siya. So, dito na tayo gagamit ng navigator para pumunta siya doon sa class na ginawa natin na bago from another file. So, dito, gagamit tayo ng navigator. Navigator.off. Siyempre, kailangan to context. Oops, mali. Push. And then, kung ano yung gagamitin nating material page route, kung pwedeng Cupertino page route, parang ang animation niya, pagpunta ng
another page in an iOS way or in Android way, which is yung material page route. Pero parang dito, mas maganda yung ano para sa akin, yung Cupertino. Yan. Dito. Oops. Yan. And then, ibaba ko lang yan para mas makita. And then, ito, kailangan ulit natin ng ano dito, ng context. And then, kung anong i-return niyang file or class, kung saan siya pupunta ang class. So, dito, login page. So, automatic na alam na ng Android Studio natin yung login page. And automatic na rin na nag-import siya dito. Kasi nung once na nagamit na natin, automatic na. Pero pag nagre-red pa rin siya, naka-underline siya ng red, pwede nyo siyang i-click tapos Alt-Enter para mag-import yung package niya dito. Ayan. So ngayon, parang sinasabi natin din sa button natin, nakapag-click tong login na to, pupunta siya dun sa class or widget na login page. Which is meron naman na tayong na-build na login page pero hindi nga lang ganun ka, hindi pa ganun ka-complete. So kahit pa paano, meron na rin tayong na-build na login page. So pwede na tayong pumunta dun. So Control S lang natin ito. Try natin. And okay na ata. Ayan. Tapos, click natin to login. Oops, hindi nagpapakita kasi I think, ano, tignan natin yung error dun sa run. So, makikita natin dito. Ayan. Ayan. So, kailangan down ng ano, navigator. So, makikita natin dito yung error, guys. Nakapag-tinik. So, try natin yung ano, material page route. Ayan. Natin na i-run ulit. Oops, mayroon siyang error. So, ito yung error niya. Navigator dot ito yung kailangan nating ma-resolve. So, meron siyang error. So, pag gumagawa tayo ng ano, application, may kita natin dito sa error niya. So, ito yung kailangan nating i-resolve. Ito yung bale, ito yung naging error niya, guys. Kaya hindi siya pumupunta sa ibang page. Okay, so
Okay guys, so ano na lang, iset na lang natin yung navigation nito. Parang meron na siyang sariling route. So magagawa natin yun sa ano, sa dito. Enter presentation mode ulit. And then set natin dito. So dito sa material app, pwede tayong mag-set dito ng mga routes natin. Or kumbaga parang sa ano, sa Laravel, meron tayong routes na page kung saan pwede tayo naka-set na, naka-predefined na yung mga page natin. So ganun na lang yung gagawin natin guys. So dito, set tayo ng routes dito. So ganyan. So pwede tayong mag-set dito. Parang kumbaga sa Laravel, pwede tayong mag-set ng mga predefined na routes natin or pages ng app natin. And yung mismong name na lang yung pupuntahan natin para, or yung gagamitin natin para mapuntahan yung page na yun. So gagamit tayo dito ng ano. Ganyan. And then i-set natin siya. So string siya. So halimbawa is login. Ayan. And then gamitin natin yung build na context. Tapos yung context. Ayan. And then kung saan siyang file pupunta. So halimbawa sa login. Oops, nagkakaroon ng log. Ayan. And then dito sa may ano natin, sa may baguhin natin dito, sa may on press natin. So instead na push name na lang yung gagamitin. So navigator dot yun pa rin context, tapos yung push name na lang. So bali nakaset na yung route na pupuntahan. So bali ang gagamitin na lang natin is yung mismong name, which is yung set natin kanina is login. Ganito. Ayan. So dito nag-set tayo ng login. Ayan. So sinet natin yung route ng material app natin. Kapag ito, in-access natin itong login na to, pupunta siya sa login page. Ayan. So nandito siya. Ayan. So try natin. Control S natin. Ayan. So may nakatapos na si Sir Benson. Then click natin itong login ulit. Oops. Tingnan ulit natin bakit dito sa may one. So nagkakaroon pa rin tayo ng error. So wala ng navigator talaga. Ayan, and then wala naman talaga ng navigator. Hello guys, so mukhang ano, na figure out na. So bale, dapat yung run app daw pala is naka direct descendant siya nitong material app.
Then, so bali ito, gagawin na, ang i-return na lang nito is itong mismong scaffold na lang. So bali, i-move na lang natin siya. So bali, i-click lang natin to. Oops. I-remove natin siya as yan, and bali, oops, nag-lag. Gagawin na natin. So bali, kinolapse ko lang yung scaffold, then control X ko lang siya. Ayan, and then ayan. So bali, ang mismong nire-return na ng homepage na status widget natin is yung scaffold. Then dito na lang tayo magde-declare ng material app. So para magkaroon siya ng navigation. Ayan. And then dito na tayo magde-declare kung ano yung ano, home niya. So yung home niya is tong homepage. Ayan. And then syempre yung ano niya pa rin, yung debuggable niya pa rin, para hindi na magpakita yung sign na ano na. So bali, ang ginawa lang natin guys is ano, ito, ginawa na natin pinakaunang ira-run na ng app na function natin is yung material app na widget. And then inayos na lang natin yung nandito sa may homepage na widget natin, na dapat ang unang ire-return niya na is yung scaffold. Then ayusin lang natin yung pag-push dito. So pwede natin ibalik ulit sa nauna. Kasi hindi napapansin nung ano natin. So hindi na natin. Yan. So balik ulit tayo sa presentation mode. And then, so guys, ang ginawa ko lang is yung imbis na ano, yung custom widget na yung ginawa natin na homepage, yung unang i-run ng run app na function natin na widget, yung material app na. So bali, nilabas ko na lang siya dito sa may homepage na ano natin, na class natin o widget. So dinirect ko na siya dito sa mismong run app. And then ito, ginawa ko na lang siyang home ng ano natin, ng widget natin. And then dito, pwede na natin gamitin yung navigator kasi yun yung hindi niya mahanap, yung navigator. Ito. Tapos off context. And then dito na tayo gagamit ng push. So ba push. Tapos context. Tapos kung ano yung route na gagamitin natin. Merong dalawa. Merong material page route and merong Cupertino page route. So parang mas maganda yung ano, yung animation ng iOS sa pag-change ng page. So dito kung ano lang yung, so dito context yan. And then kung saang page, which is yung landing page na class. Then try ulit natin. Yan. So hindi ko makita. Oops, nagkaroon ng error. So, tingnan natin guys, mayroong error. Ayan, so makikita natin siya dito sa run. Ayan. Ayan, oh. So magkulang tayo ng ano, ng another na semicolon. So balik ulit tayo sa appearance, enter presentation mode. Ayan, and then i-run ulit natin siya. Yun. So yun guys. Ang nagkaroon tayo ng error kanina kasi itong navigator natin hindi siya na-detect. So nagiging null siya. So hindi ito na-activate tong push. Kasi yung mistake natin guys is yung una nating ginamit. So kasi 'di ba itong run app na function yung unang gagamit ng ano, unang widget. So ang ginamit nating unang widget is to. So suppose sana para magamit natin yung navigator, ang unang-unang navigator na ay widget na gagamitin natin. Kasi navigator is under siya dito sa paggamit natin ng material app na widget. So yun yung so kailangan natin ng material app na siya yung pinakaunang i-run ng run app na function na widget. So yun guys, nilabas ko lang siya dito from homepage. Nilagay ko na siya mismo dito. So siya na yung pinakauna ngayon, siya na yung pinaka-base na widget natin. Siya na yung humahawak sa lahat. So yun. So dapat yung itong material app yung pinaka-base natin ng widget. Ganun.
So sa my navigator po dito, nilagay ko siya sa on-press ng login. Dito siya. Oops. Ayun, so natakpan. Ayan. So nandun siya sa on-press ng login. Kung mapapansin nyo guys, ito hanggang dito. Ito yung material, ito yung button natin. And then meron siyang property na on-press. Doon ko nilagay yung navigator para pumunta siya sa ibang page pag clinic natin. Yun guys, mag-break muna tayo. So, Sir Kevin, magkano katagal po yung break natin? Kahit mga 15 minutes lang, sir. Okay po, sige sir. So break muna po tayo guys ng mga 15 minutes. So, kung gusto po nating magmerienda or mag-CR break, yan. Sige po, isend ko po yung file. And yun guys, balik po tayo after 15 minutes. So, bali 3:15. Balik po tayo ng 3:15. So, magmerienda muna po tayo para ma-refresh or maglakad-lakad. Para ma-refresh po yung mind natin. And so, balik lang po tayo after 15 minutes. Thank you. So, send ko in that Dart file natin dito sa chat box. Sir Robert, bakit pwede rin sir, pa-upload na lang din sa Google Drive na sinend mo kanina po para din sa mga participants na ako, sir. Sige sir, mas maganda. Sige sir. Okay, para din ma-access sir ng mga participants natin sa FB Live. Okay po. Okay, sige sir. Ganun na lang po, i-upload ko na lang po yung main.dart file dun sa ano sa mismong Google Drive na lang na sinend ko po yung link. Okay po. Okay po, so let's have a 15-minute break po. And let us resume po at 3:15 p.m. Di na ako mag-flash ng stop count timers para makita din nila yung code. Apo sir, sige po.
Okay po. So I hope everyone po ay nakapag-break po ng maayos. So let us resume our training. Sir Robert, ready ka na sir? Opo sir. Okay sir, go ahead po. So share ko lang po ulit yung screen ko. Ayan. So may katanungan po ba tayo? Or nasundan po ba natin? So, kanina po is kaya hindi siya gumagata kasi yung run up po is hindi yun yung direct na yung material up po is nandito sa loob ng homepage natin na widget which is yung custom na widget natin. So, suppose po sana yung unang widget po na irarun ng app natin is itong material app po. Sir Robert, need din po ba yung login? Pag na mag... sige po. Yes, sir. Sure po. Okay po. So, i-share ko lang po sa Google Drive natin. Ito po. So, i-upload ko na lang po yung login na file natin sa Google Drive. Yan. And then, bali po may ano, gumawa lang po ako ng another login file. Ayan, so. Po. Ayan, so. Back to code na po ulit tayo. So, ngayon po is. Ayan. So, ngayon po kapag po kiniklik na po natin ito, itong button na login. Pumupunta na po siya ngayon sa next page which is dito na po tayo magsiset kung ano po yung magiging itsura ng login page natin. So tulad po nung kanina yung inintroduce ko po na widget which is yung text field na widget. So doon po natin yun gagamitin sa ano na yun, sa page po na yun. Doon po natin gagamitin yung text field na widget para pwede po silang mag-input ng mga ano nila, register login nila. Ayan. And then, ganun po. So, ganun. Ayan. So, kapag nilag-in, clinic po natin yun, yung style po ng navigation ng application natin is parang sa iOS. So, ganito yung style niya. So, kapag susubukan po natin ibahan to ng material page route. Ayan. Then, control S natin. Ayan. Kung mapapansin nyo po, no, pag-clinic po yung login. So, magkaiba po. So, kanina po, ganito po yung sa material page route. So, nakadepende na po sa inyo kung ano po yung gusto nyong i-implement. Kung material page route po ba o Cupertino style. Ayan. So, mag-i-stick po muna ako dito sa ano, sa material page route. Yeah. So, yung next po na gagawin natin is so maglalagay na po tayo. So, pupunta muna tayo sa login.dart file natin. Yung bagong dart file na ginawa natin. Ayan. And dito, pabaya muna natin yung app bar. Maglalagay muna tayo ng body ng scaffold natin. So, kung ano yung magiging content ng page natin. Dito na tayo magde-declare. So, maglalagay tayo dito ng body. Yan. And then, yung unang child niya or yung unang widget na itong scaffold page natin is container. And then, dito, sa container natin, maglalagay tayo ng another child niya which is yung column kasi need din natin ng column para sa stack. Yan. Okay po, sir, Junel. Kung gusto nyo pong malaman yung property, sir, Sir Junel, pwede nyo pong i-hover to. Or pwede po tayong pumunta po sa mismong, Flutter Widgets Catalog para po sa online, para po mas in-depth po yung paggamit ng mga bawat properties niya. Pero kung gusto nyo pong malaman dito po mula sa Android Studio yung mga kayang properties ng widget na yun,
Pwede nyo pong i-hover to. And yun po, magpapakita na po yung mga sample po na properties nung ano na yan. Nung widget po na gusto natin gamitin. So halimbawa po to, tong column, meron po siyang property na main axis alignment. Ang gusto pong value na ganito po. So ito mo yung mga sample, pwedeng start, ganun. And then meron din yung main axis size, ganun. Ayan, so ito po yung mga sample na mga properties ng bawat widget. Pero syempre, magkakaiba pa rin po yun. So bali, ang mostly po na ginagamit na property nila is yung mga child, kung ano po yung nasa loob nila. Or kung gusto, ano yung gusto nating ilagay doon na widget sa loob po ng bawat widget na nilalagay natin. Ayan. So ito po kasing call, parang pwede ba tayo mag-stack dito ng or maglagay ng maraming children or maraming, pwede tayo maglagay ng mga iba't ibang widget dito. So nagkaroon lang po saglit ng error si Sir Andy. Check lang natin. Ayun, so Sir, may na-open po tayong ano dito. Punta po tayo doon sa main.dart file natin kasi may na-open po tayong ibang file which is yung parang widget underscore test. Ayan. So, may error po ba, sir, sa main.dart file? So, yun, kung meron pong error. Na yung error po talaga is nandun po sa main.dart file. Ayan. So, continue na po. So, Sir RD, pasend na lang po kung ano po yung parang naka-underline po dun po sa mismo main.dart file natin. Ayan. So, resume na po tayo. So, dito is... So parang ang gagawin po natin dito sa login, maglalagay po tayo dito ng inputs. So parang, baga po pag naglalagin tayo sa Facebook, nakikita po natin yung ano niya, yung pwede po tayo mag-input doon ng username and password. So bali, ganun din po yung gagawin natin dito sa login page natin. So bago yun, is tapusin na rin natin to, itong nandito sa app bar natin. Ah, sir, ano, wala po ada tayong nagawang ano eh. I think nasa loob po yun ng lib. Mali po yung ano, yung naka-import po na file natin. So, babalik po tayo dito sa main.dart file natin. Ayan. And, ayun. So, bali, na-make sure nyo na po ba na ano, sir, na meron po tayong nagawang login.dart file. Or ganito po yung pangalan ng login.dart file natin. Login din po ba yun? So kasi kung titignan po natin dito sa ano, bale, may nilagay po, ang pangalan po ng file ko is login.dart. So ganun po. So sa case nyo po is nagre-red. So kasi baka hindi po ma-access kasi ibig sabihin baka po pwedeng iba po yung name nyo, name ng file ng file, Dart file nyo po. So double check nyo na lang po sir kung tama po ba. Or kung may nagawa po kayong mismong file. Ayan, so resume na po ulit tayo. So balik pa tayo doon sa login. So punta po tayo, punta na lang tayo sa ano sir, sa mismong dito po. Doon po sa mismong underline sir, yung ina-underline po nung main.dart file natin. Kasi ang alam ko po yung ina-underline po nun is ito po. Ito po yung pag na-navigate po sa next page. Hindi po siguro to mahanap kasi hindi po siya ito po. So, bale, ito po siguro yung naka-underline ng red sa inyo, sir, kasi hindi po ma-search or hindi po ma-access tong class na to. So, ang gagawin na lang nyo po is i-click lang po to tapos i-alt-enter natin, sir, para automatic na po yung mag-import dito yung package kung saan po malolocate to yung login page natin. Ayun, so, ganun po. And balik po ulit tayo dun sa may ano, sa may login.dart file natin. Ayan. And then
So ganun nga po, no? So ganun po yung magiging itsura or magiging ano. Ayan. So tingnan lang po ulit natin saglit. Ayan. Ayun, so naka-import na, sir. Okay na po. I think wala na pong error. So ano pa po yung siguro nag-underline po doon na error ng main.dart file nyo? So kailangan, so pwede po bang makita yun, sir, kung sakali? So, okay, so habang sinasend yun, sir, yung ano, i-customize muna natin yung magiging itsura ng, ay, sige, maglalagay muna tayo dito ng kung anong column. Kung ano ipapakita natin dito sa may login page natin. So yung first na ipapakita natin dito sa login page natin is yung syempre yung input. So kailangan po natin maglagay ng input dyan. Ayun. So okay, so yung una natin gagawin is gagawa tayo ng input. Sir, ano pala? Dapat po with S yun kasi yung pangalan po ng project nyo is ano, sir? Forms po pala. So, bali, edit nyo na lang po yung nandoon, sir. Yung lagyan nyo po ng S. Kasi yung ano ko po, yung pangalan po ng project ko is ano po, wala pong S form lang po. So bali po dun sa case nyo, sa main.dart file nyo. Oops, na-close ko. So bali po dun sa case nyo, sa main.dart file nyo. With S po yung nandito, sir, sa pag-i-import po. Ayun, so proceed na po tayo. So dito po is maglalagay tayo ng ano, ng ano natin, input. So bali kailangan natin dito ng ano, text field. So maglalagay tayo ng text field dito. And then so kailangan natin na ano, specify yung magiging itsura niya. So maglalagay po tayo dito kung titignan natin to. Kung ano yung mga at property ng oops, may error pa rin kay Sir ID. Okay. Ano, sir? Yung sa may ano nyo po, homepage nyo. Dapat ano, sir? Dapat scaffold po yung una niyang nire-return. Yung una pong sa override method po ng homepage class natin. Ayun. So, dapat po ganun po. Una pong ang error return po ng ano natin is oops, tingnan ko lang. My app is in the class. So parang nagamit niyo po yung my app. Hindi ko po alam kung saan ginamit yung my app pero hindi niya rin po nababasa. So kung i-hover po natin yun. Ayun. So Sir RD, pwede nyo daw pong palitan yung so bali nagalaw po ata yung ano, widget underscore test.dart nyo. Okay, so wait lang po saglit. Okay, so ito, sir. Okay, actually dito rin po sa akin eh, meron po talaga ano. Ayan, so pero working pa rin naman po siya. Basically, para yung error nyo po lang kanina is wala pong S dito. Kulang po kayo ng S.
Pero suppose po sana may S yun. Kasi yung pangalan po ng project niyo is with S. Yun. So, okay po. So, resume na po ulit tayo. So, punta po tayo dito sa may login. Ayan. And then, itong i-hover po natin ito, itong text field po na to. So, makita natin yung mga properties ng text field na to, kung paano gamitin. And isa na po doon yung nagre-run pa rin po ba? Ay, hindi po nagre-run, sir. Nag-error po doon sa ano niya. Dahil po dito sa may widget test niya po, sir. So, actually, ganun din po sa akin eh. Ayun. Pero nag-proceed naman po sa build. So, sir, nararun nyo pa rin po ba, sir, yung ano nyo, yung inyong app? Kahit may error yung sa my test underscore widget. So yung next po is decoration. Kasi kung irarun po natin to, so try po natin irun. Ayan. Ayan. So, ang pangit. Ganito. So, nakaka-input tayo, pero in terms of design is hindi siya ganun kaganda. So ang gagawin natin is ide-design natin yung input natin. So bale, ang gagawin natin, gagamitin natin yung property ng text field, which is yung decoration. So pag i-hover po natin dito yung mouse natin, yun, makikita natin yung mga iba. So ang dami, daming property tong text field. So bale, ang gagawin lang natin para gagamitin lang natin na property para ma-design natin itong text field natin is yung decoration. Ayan. And then, ilalagay tayo dito ng input decoration. Ayan. So, ang so nakita nyo po kanina, yung decoration po, ayan, is input decoration na widget yung tinatanggap niya. Ayan. Ayun. Okay po. Okay po, sir. Nice. Ayun. So, proceed na po tayo. So, dito sa input decoration. So, dito na po mag-uumpisa yung design po ng kung ano yung gusto nating design ng magiging input natin. And dito, so, maglalagay tayo ng halimbawa, border. Yan. So, halimbawa, pag ano na natin ito, makikita din natin yung mga iba't ibang property ng input decoration na widget, katulad ng border. Makikita natin dito. And so, input border din yung gagamitin natin. Ano, pwedeng input border, ganun. Pero, dito po sa case natin, gagamitin natin yung outline border. Yan. Para kumbaga, oops, walang D. So, vlog. Yan. Parang kumbaga dito, guys, sa ano. So, balik ako dun sa ano? Yan. And then dito. So, actually ito. So, halimbawa ito. So, ito no. So, parang to. Parang outline border siya kasi parang ganitong input. Kasi ano lang, parang border lang siya. So, yun. Basta ganun. Yung magiging kakalabasan niya is parang ganito na input. So, parang may border lang siya. Ganun. So, parang ano pa rin yung background niya. White, ganun. So, try na lang natin, guys, para makita po natin. So, dito, pag hinover natin to, tong outline border na to, makikita din natin yung mga pwede nating magamit na ano niya, property, katulad yung border side. So, try natin tong border side para gumanda yung design. Yan. And then dito, syempre, tatanggap siya ng border side na ano, na parameter. Yan, ay na widget. So, gagamitin natin yung border side. So,
support website. Ayan. And then dito, pag hinover ulit natin to, makikita natin yung mga property nitong border side. So merong color, width, style, ganun. So maglalagay tayo ng color. So halimbawa is colors. Oops. That gray. Oops. Yeah. And then pwede nating timplahin kung gaano yung pagkaka-gray niya. So yung color natin is ganun color. So okay. Yan, so nagkakaroon ng error kasi dapat kulay gray lang siya. Ayan. So ayaw niya ata so try natin. Ayan, so may kipapansin nyo, ganun na guys. Naging outline na siya. Ayan. Para mas ma-visualize natin siya, so lalagyan natin ng padding ulit yung yung container natin dito. So lalagyan ulit natin pa ng padding. So halimbawa, padding niya is which that's symmetrical pa rin. So halimbawa yung horizontal niya is 20 and yung vertical niya is 50. Yan, same lang din. Yun. So, ganun guys. Na-visualize na natin kung ano yung parang itsura niya. So ganun po yung magiging itsura ng text widget natin. Ay, yung text input natin. So, continue lang natin yung pagde-design. And then, yung next is yung next na pwede nating iset is syempre itong pag ito kasi yung border kasi na yun kapag hindi siya na-click or kapag standby lang siya. So kailangan natin maglagay ulit ng yung design niya kapag na-click na parang ganito. So maglalagay tayo dito ng enabled border na property. So makikita natin siya dito. Enable border. And then syempre mag-accept din siya ng mas maganda yung outline border ulit. Outline input na border. Ayan. And then maglalagay tayo ulit na parang ganito ulit gagawin natin. So border side ulit yung gagawin natin. So ganun lang guys. Parang ganito na mismo yung gagawin natin. Kinopy-paste lang natin. Parang same lang rin sila, magkaiba lang ng property. So ito enable border, ito naman border lang. So kapag so ayan, so makikita natin, yun. Parang walang masyadong pinagkaiba. Ayan. And then so maglalagay pa tayo ng kung ano pa yung gusto nating ilagay. So, halimbawa, pwede rin tayo maglagay ng padding sa loob niya. So, yung property nun is yung content padding. Yung sa loob. So, halimbawa, edge insets pa rin. Yan. Tapos, symmetrical na siya. Dun sa top and bottom niya, mas maganda kung wala na lang. Pero dun sa left and right niya, siguro 10. Ayan. So, bari, mas malaki yung padding dito sa dalawa. Dito sa magkaiba. So, bali, mas space na dito sa left and right niya. So, try nating i-run. Ayun. So, ganun. So, actually, mas lumit kasi yung default niya ata mas malaki sa 10. So, mas lumit siya. So parang di na maganda kaya listen na lang natin.
magandang nauna, ayan. So, mas okay to. And then, ito. So, ngayon, meron na, di ba? So, parang kailangan pa natin ng ano, another, parang label niya. Kung ano yung nagpapakitang label dito. So, halimbawa, text. No, text. Kung ano yung magiging label niya. So, halimbawa is email. Yan. And then, syempre, style na natin. Lalagyan natin ng style to. So, ano pa yung magandang style? So, text style. So, maglalagay ulit tayo ng text style dito. So, ano, paano ba natin siya i-design yung magmumukhang parang label siya? So, dapat mas maliit yung font size niya. So, gagawin natin 15. And then, mas maliit, hindi masyadong bold. So, papalitan natin. Hindi masyadong makapal yung weight, yung font niya. So, gagawin natin siyang siguro 400 lang. Ayan. And then, yung color niya, hindi siya masyadong black na black. So, merong ganitong color yung Flutter. So, parang black. Ayan o. May number-number. So, bali gawin lang natin 87. Ayan. Ayan natin. Ayan. So, ganito guys. So, parang hindi siya maganda eh. Kaya, so parang mas maganda kung parang itong buong ano natin, text input natin, gawin natin parang isang widget siya. Parang gagawa tayo ng custom na widget na ang laman itong dalawang to. Yung label tsaka yung mismong text input. So ganun na lang gagawin natin guys para mas maganda pang basahin yung code natin. So dito sa loob ng ano, ng stateless widget natin, pwede tayong gumawa ng function. So, syempre, gagawa tayo ng function. Tapos, may i-re-return yung function na yun, which is another widget din. So, magre-return tayo. So, parang itong dalawang widget na to, itong text at text field, isi-separate lang natin siya. And gagawa tayo ng panibagong function. So, dito, syempre, gagawa tayo ng panibagong function natin. Kasi itong build, ito yung constructor, ito yung pinaka main na method o function ng login page. So, gagawa tayo ng another function. Siguro, custom input na lang, pangalan niya. Ayan. And then, ano ba yung i-re-return niya? Pwedeng void. Ito kasi, pag wala tayong in-indicate ito, void, wala siyang i-re-return. Pero syempre, may i-re-return siyang another widget. Ayan. So, maglalagay tayo ng another dito. And so, nagkakaroon ng error kasi wala tayong nire-return eh. Yan. So, mag-return tayo ng another widget. So, dahil nasa column sila, para magka-ano pa rin sila, magka-ganito, ganito yung position, nasa unahan tong text, which is yung label, tapos nasa baba yung text field. Magagamit tayo ng column pa rin dito ng widget. Yan. So, naiintindihan po ba yan? And then, children niya, siyempre, na property. And then ito, itong label tsaka text field natin, kakopy na natin dito. Okay? Kakopy natin siya dito. Ayan. So, pag ito na lang gagamitin natin, parang ganun din. Parang ganun din yung kakalabasan niya. Kasi ito, itong custom input natin na widget, na gumawa tayo sarili nating widget, parang ganun, ganun din yung pinapakina. Pero mas maganda nga lang kasi nakahiwalay na. Ibig sabihin, ito pwede na natin gamitin ng paulit-ulit to. So, ganun. So, try natin i-run. So, ganun pa rin. Pero ang kagandahan, dahil nasa kabilang widget na sila, nagbukod na sila, para separate na widget, pwede natin itong ibahin. Kumbaga kasi ito, dapat nandito sa gilid, di ba? Nasa gitna kasi siya. So, gagamit tayo ng cross-axis alignment. So, ibig sabihin yung kabaliktaran ng column, na kasi yung column vertical, horizontal yun, yung cross-axis niya. So, gagamit tayo ng cross-axis na ano dito, na property ng column. Cross-axis yan. Cross-axis. Yung left dito, guys, is start yun. So, kasi dito, parang hindi na yung hindi na term na yung left or right, parang ano na siya, parang start or end na yung term. So bale, para ang gusto mo, lahat ng
ano, mag-iumpisa dito sa left, parang gigilid lahat ng pa-left. So try natin. Ayun, so makikita natin nagpagilid na siya ng ano, no, ng pa-left. And then try lang natin bigyan ng another na ano ulit na size ay na space sa pagitan ng ano ng label tsaka text field. So try natin. Ayan, so may ayan, medyo okay na, meron na siyang ano pagitan. So ayan, so ganito tayo mag-type kung ano yung email nila. Ayan. And then to, so pag gusto ulit natin itong gamitin para dun sa password, ayan, ulitin lang ulit natin. Ayan, so hindi na siya maganda, no guys, no? Kasi so dito na papasok yung parameter and arguments. So gagamit tayo dito ng, kasi ilang beses gagamitin tong function na to, kaya gagamit tayo ng parameter or argument. And dito rin, kailangan natin maglagay ulit ng size box na widget para magkaroon ng space sa isa't isa. So height, nakalimutan ko. Yun, so nagkaroon na ng space. Ngayon, gusto natin na ito, password na yung nakalagay, tapos pag nagtatype tayo dito ng password, syempre hindi nakikita. So ang gagawin natin, maglalagay tayo ng argument dito sa function natin na ano, siguro string label. Yan. So every time na ginagamit tong function natin, kailangan natin maglagay ng label dito. So ang label na nito is email and yung label nito is password. Ganun. And dito gamitin na lang natin to na label dito. And then control S natin. Ayun, so makikita nyo, ano diba, para nagpalit na. Pero same function lang, nagbago lang ng parameter. Kasi dito sa argument natin, ginagamit natin yung label as dito sa text. So every time nagagamitin tong function natin na to, ibahan lang kung anong label. Ayun. And then next naman, syempre, i-set natin kung dapat, kung password siya, hindi siya nakikita. Hindi nakikita yung password natin. So, bali ang gagawin natin, merong property doon yung text field na obscure text kung i-hover natin yung text field, no? Ayan, may makikita tayong obscure text dito. Na ang bibig sabihin, pwede tayong maglagay dito kung boolean lang, kasi boolean lang yung ano nun, value nun. So, diba, obscure text yan. So, true or false lang yung magiging value nito. So, halimbawa, boolean to. And is obscure text yung ano niya, parameter niya. Yan. And then dito, kung bahala na yung ano, tayo dito kung paano natin, yan, true or false lang. Kung true siya, ibig sabihin, ano, hindi makikita yung in-input natin. Kung false siya, makikita. So dito sa email, syempre gagawin natin itong false para makita. And so boolean lang. Ayan. Ayan. And then ito naman, true. Ayan. So try natin. Control S. Ayan. And then yan, try natin. Email o password. So ganun guys. So isang widget lang yung ginagamit natin, pero magkaibang ano lang, magkaibang value ng label tsaka kung obscure siya o hindi. So ganun. So nakagawa tayo ng input gamit yung isang custom lang na widget na ginawa natin, which is ito. And so ganito na rin po ba yung nagpapakita sa ating emulator? Yun. So pa-type ng 1. Ayan, so ayan, so ganun. So pwede tayong makagawa. Or kung may questions po ba tayo? Ayan, and then
Yun, and then kailangan din pala natin maglagay dito ng ano ng text, parang meron ulit text dito. So halimbawa is maglalagay tayo ng text log in or sign in na lang, sign in. And then i-style ulit natin to style, and then text style. Oops, nag-log. Yeah, text style. Yeah, and then ano ba yung gaano pa kalaki? So yung size niya is 30. Tapos yung ano niya naman, yung font weight niya siguro bold na lang. Let's try natin. Ayun, so ganun guys. Nagkaroon siya ng nagkaroon na siya ng title dito sa taas, which is yung sign in. And then lagyan na lang natin dito ng siguro ano, height niya para hindi na magkaroon ng ganun. So halimbawa yung height niya is itong container natin is kung gaano rin kalaki yung screen. Yan, context. Tapos, right. Yan. So, try natin. Ayun. Oops, meron pa rin yun. And then, siyempre yung width. Malaki pa rin siya. Parang infinity. Yan. Parang wala rin lang nagbago. And then, yung next naman is, so kailangan pa rin natin maglagay ng ano dito, ng para mas maganda yung spacing niya, kailangan pa rin natin maglagay ng ano natin na size box. So yung height niya is, so halimbawa is 20. Ayan. Ayan, tapos nagkaroon na ng space dito. Then, lalagay ulit tayo ng another text. So, siguro, login for your account na lang nakalagay. And then, lagyan lang natin ng content style. And then, yung style niya nito is, mas maliit lang yung font size niya kumpara dito sa title. Halimbawa is 15, tapos yung font width na is, ano rin siya. Huwag na natin lagyan. So, color na lang. Siguro, gray. Yan. Then, yung comma. Huwag nyo kalimutan, guys, yung comma. Kasi nasa children. Ayan. So, medyo nagiging decent na rin yung ano natin. Yung itsura ng app natin. So, bale, kapag binak natin and then nilag in, ayan, so ganito na yung magpapakita. So mas maganda kung itong blue is parang itong ano style ng app bar ayusin natin. So para ang gagawin natin is gawin natin mukhang minimalist yung design. Kapag alisin natin elevation niya, so limbawa 0, alisin natin yung elevation niya kasi makikita nyo mayroong shadow dito naka-elevate yung app bar natin. So pag-try natin. Ayan. So wala na, di ba? And then siguro alisin na rin natin yung ano, yung background color niya. Siguro white na rin. Ayan. So siguro white na rin yung color niya. Yun. So, oops. So yung brightness na lang ayusin natin. So yung ba is light. Ayan. And then ganun yung white colors. Medyo dirty white yung kulay niya.
Yun. So, medyo okay na. So, kahit hindi na natin kailangan yung brightness. So, bawasan pa natin. Gawin natin 60 na lang ito. Okay, so yun. Medyo hindi na siya noticeable dito sa taas. And then, ano? Yung icon niya na lang, palitan natin. So yung leading niya. Ayan, so yung icon. So dapat icon button na lang siya. Gagamitin natin dito guys yung ano icon button na widget. Para merong magpakita dito. So kasi hindi siya nakikita eh. Hindi na nakikita yung ano natin. Yung ano natin. So dito kaya siya nag-underline ng red. Eh kasi required yung icon na ano, na property niya. So maglalagay tayo ng icon dito. Then icon. Yan. Icon na widget. Tapos kung ano yung gusto nating i-ano. So halimbawa is icons. So I share to search icons. Yan arrow back. Yan arrow back iOS. Yan. And then siguro yung size niya palitan lang natin ng 20. Tapos yung siguro color ng icon natin is palitan natin ng black. Yan. Nagkakaroon pa rin siya ng error kasi meron pa siyang isang required na property which is yung on press. Yan. So i-alt enter lang natin siya para siya na mismo yung gagawa ng property na yun. Yung, ano. And then ito, so kailangan natin i-back. Pag pinindot tong gagawin nating icon, so i-ano muna natin para makita natin. Ayan. Yun, so back. Pinagpakita. Iba yung icon na napili natin. Icons. Yun, arrow back. Then control S natin. Ayun, so meron ng back ngayon. Kapag click natin sana itong back na to, magbaback din siya. Maalis itong page na to, babalik dun sa... Kasi parang pinatungan lang kasi ito eh. Pinatungan lang yung page na to. Ayan, parang pinatungan lang. Ayan. Para alisin lang natin yung nakapatong. Which is yung... So para magawa natin yung is navigator that pop and yan, ganyan, ganito. And then control S lang ulit natin para makita natin. Ayan. And then kung mapapansin nyo, parang kita pa rin yung nandito eh. So baban ulit natin yung white niya. So gawin natin siguro 54. Ayan. So ganun. Okay na siguro yan. Ayan. And then pa, ayun. So ganun na guys. So mas malinis na siya tignan. So mapapansin nyo. Ganito na. Ayan. And then i-continue na lang natin to kasi kulang pa ng button. Kulang pa ng button yung ano natin, yung nandito. So dapat may submit din dito eh. So kailangan ulit natin ng material button dito. So, dito, syempre kailangan natin ng size box. So, ano bang size box? Siguro yung height niya is 20 na lang. And then dito, kailangan ulit natin maglagay ng material button. And so, maglalagay ulit tayo ng material button dito. So, material button. Yeah. And so, ano na, required na yung, syempre,
part talaga yung on-prem na property niya. And then, baba lang natin, ganyan, para maayos. Ganyan lang natin. And then, yung next na property ng material button na gagamitin natin is yung ano yung height. So, set natin yung height niya. About 60. 60 yung height nitong button na to. And then, syempre, kung ano yung papakita niya. Ayan. So, halimbawa, text. Kung ano yung text niya. So, halimbawa is, ano, login. So, tapos, style. Ano ba yung text style na gusto natin para dun sa button? So, syempre, makapal. And wait, bold pa rin siya. Tapos yung size niya, size ng text siguro gawin na lang natin 18. Ayan. So, ganun pa rin guys. Button pa rin siya pero kulang lang siya sa design. So, ganun pa rin. Siguro, try naman natin yung color nito is color green, itong button na to. Ayun, so ganun guys, nagpapakita na color green tong button na to. And then, gawin natin siyang yung shape niya, palitan natin. So may property rin siyang shape, so rounded. Gawin natin rounded, rectangle, and border. So kanina, outline yung ginawa natin. So yung border radius niya. Ilan ba? Siguro 50 na lang. Ayun. So may kita natin. Ganito na guys. And then, ayusin lang natin yung width niya. So parang yung kanina rin, may minimum width siya ng infinity. Double that infinity. Para sobrang, ano niya, sobrang haba niya. Ayan. Para mahaba. And then, siguro, ayusin lang din natin yung mas maganda siguro alisin na lang natin yung elevation niya kasi kung mapapansin nyo may shadow siya dito. Parang naka-elevate tong button natin na to. And so gawin natin siyang so alisin natin elevation nito. So ganun guys. Yun. So ganun na yung login niya. And then last is mag-add na lang tayo dito ng another image. So parang yung kanina pa rin. So pwede natin i-copy yung pag-declare natin ng image kanina. So punta ulit tayo sa main.dart file natin para mas mabilis. And then locate natin. Parang ganito guys. Ayan. So punta ulit tayo kanina din. Copy lang natin to. Itong container na to. Kung saan nakalagay yung image natin. So yan, copy lang natin. And then punta ulit tayo doon sa may login natin. Yan. And then yung dagdag lang natin dito. Container, ayan. And then siguro dito imbis na illustration na yung background na. And then, yung height niya siguro is gawin na natin ni jQuery. So, nakadepende na siya dun sa height ng screen. Tapos, that size, that height divided by 3. Yeah. So, try natin kung gagawin. Ayan, so, ganun na. Meron pa rin siyang ano, meron pa rin yung nagpapakita na ano dito na meron yung ganito, so ayusin lang natin to saglit. Nagpapakita na overflowed siya kasi ano, hindi siya ganun. So lalagyan lang natin dito ng another ulit na property, decoration image. So may fit siya, no? May fit na property yung decoration image na widget natin. So ito, lalagyan lang natin ng fit na property. Ayan.
And then siguro box. Box fit. Box fit that cover. Tapos yung semicolon ay yun. So try natin. Ayan, so medyo umu-okay na rin yung design niya. So ito na lang yung ayusin natin, guys. Paano yung ano nito? Yung siguro maglalagay tayo dito ng ano, resize. Resize. Ito. So lalagyan natin ng false to. So ganun pa rin. Pinapakita niyo. Overflowing pa rin siya. Pero nakagawa na tayo ng login screen natin, guys, na yung ano lang talaga, yung nag-overflow lang dito, banda. So, kapag-ayusin pa natin to, gagawin natin siguro para ano, para para mas maayos to. Ito siguro is itong column nito. Itong column siguro nito is ano kaya? Siguro irarap natin siya ng ano, ng expanded na lang. Gagamit tayo ng expanded na ano, na widget para mag-expand yung ano, para ma-solution tong ano natin. And then ito is gagamit tayo ng another, irarap ulit natin siya as column. Oops, dapat children na pala to. So medyo magulo lang saglit. Tapos ayusin lang natin to. Imbis na child, dapat children na siya. And then saka natin ipis yung expanded. Ito. Okay. And then yun, try natin. Ayun, so overflowing pa rin talaga. Yep, focus natin to. Yan. So parang mas maganda to kung ano, kung siguro lalagyan na lang natin ng ano to. Ito, single child scroll view. Yun. So, scrollable na yung ano natin, yung ating so nawala na yun, pero scrollable na yung ating ano, login page. And then para mas magandang ito, inalalagyan natin ng scroll view. Itong pinaka-body ng scaffold natin. So, yan. Control S. Ayun. So, ganito na, guys. So, ganito yung itsura nung sign in natin na page. So, kapag, ba binak siya, tapos nag-log in customer, yung ano, yung user natin. So, ganito yung magpapakita. Ayan. Ayan. So, may questions po ba? Or nasundan? Or may hindi po nasundan? So ganun, guys. Meron na tayong login. May login na tayo. Ayun, sige po. I-send ko na lang po yung
login.dart file po natin dito sa para po masubukan po natin. Yan, so medyo marami na po talaga ng code. Yan, so send ko na lang po ito. So ganun. Ayan guys. So kapag na so kapag intindin natin yung mismong code natin. Ayan. So parang ano lang siya. Child ng child lang yung ano natin yung mga widgets. Ayan. So ganito yung magiging itsura niya. So parang kinustomize talaga natin yung magiging itsura niya and ginamit talaga natin yung mga ibang property ng widgets. Parang ganito. Yan. So pag binak natin tapos nag-login tayo, so ganito yung magpapakita na sign in natin, na sign in page natin. So dito, syempre, wala pa tayong ano, wala pa tayong database or wala pa tayo kasing ano. So susunod na training with database na tayo. So may questions po ba tayo bago tayo mag-proceed sa registration? So may questions po ba tayo? So ano guys, para mas mabilis yung paggawa natin ng registration page. Itong ginawa nating ano dito, input. Kasi 'di ba, ginawa natin siyang ano no, ibang sa ibang function siya. So ang gagawin natin, ito is gagamitin na lang din ng registration page natin, itong mismong widget na to. So bale, gagawin na lang natin siya accessible na sa ibang files. Kaya mas maganda siguro kung gagawa pa tayo ng another na ano natin dito na file natin para sa paglalagyan nitong widget na to. No, guys, ganun. So, halimbawa, gawa tayo ng ano natin dito na file for the input. So, gawa tayo ng another Dart file. Tapos, pangalan natin ng custom underscore input. Yan. Yan. And then, so gawa tayo ng stateless widget natin. So, tapos custom input yung pangalan niya. Stateless. Oops. So, yun guys. No, gumawa lang ako ng another file na ang pangalan is custom underscore input na Dart file. And then, sa loob nito, gagawa tayo ng another class which is pangalan niya is custom input class na another stateless widget. Then, yan. And then, lagay tayo dito na yan. And then, yung ano, ginawa nating function, ay ginawa nating input na widget natin. Ang gagawin natin is, so ito siya, no? So para ma-access din siya ng ano, ng registration na page natin. So kailangan nating ihiwalay ito. So bali ang gagawin natin dito is ito, kakopi lang natin tong return kasi control X. Naglag na. So control Z na. So bali dito no. So bali dito sa ginagawa nating custom input na file.
para ito, ma-access din ang registration page natin para same na lang sila. So dito no, magre-return tayo. Tapos kakopi lang natin to, itong nare-return ng function na to. Ayan. So, copy lang natin siya. So, kailangan din ng return. Ayan. And then syempre, kailangan natin dito ng parameter para pag gagamitin natin dito. Kailangan natin ng constructor para pag gagamitin natin itong widget na to. Pwede tayo makapag-input ng label tsaka text field. So, ganun yung gagawin natin guys, no? So, maglalagay tayo ng constructor. Ayan. So, simple lang gawa ng constructor. So, bali, enter presentation mode lang. Gawa tayo ng constructor para every time na gagamitin natin to, itong ano na to, widget na to, makakapaglagay tayo ng parameter na label at saka ito is obscure text. So, maglalagay tayo dito. Custom input. So, ganun lang guys. So, ano ba? String. So, maglalagay tayo dito muna ng string tapos label. Ayan. Tapos, string and, ay, boolean and is obscure text. Ayan. Ayan. And then, ang gagawin natin dito, yung kagandahan dito sa Flutter, guys. Alam na agad ng ano. So, lalagay lang tayo ng label dyan. Tapos, this, that is, yan. Yan. So, matik na yan, guys. So, parang, pag every time na may ginagamit natin itong widget na to, which is yung ginawa natin custom widget na ang pangalan custom input. Tapos, meron siyang constructor. So, ibig sabihin, every time na gagamitin natin ito, maglalagay tayo ng value dito. Alam na to ng ano ng parameter ng custom input na kapag may nilagay tayo dito, matik na na-label siya. Tapos pag naglagay naman tayo ng pangalawang parameter dito, matik na rin na ano siya, na pupunta siya dito na value. Yan. So try natin. Pupunta tayo ulit doon sa login form natin. Yan. And then dito, i-ditch na natin to, hindi na natin to gagamitin. So, ang gagamitin na natin is yung custom input. So, parang ganito rin, capital lang si capital yung silang dito. Custom 'yan. And so, naghanap, 'di ba, nagkaroon ng error, no? Or nagka ano, warning. And so, input in import lang natin 'to. 'Yan. So ito galing na 'to ngayon sa ibang file. Itong custom input natin na widget. Ayan. So ngayon, ganun. Same lang din sila, no? Guys, kung ano yung nagagawa nito, yun din lang din nagagawa nung isa. Pero sineparate lang natin. Para sa ganun, pag gagawa na tayo ng registration natin, reusable itong mga input natin dito. So try natin na i-build. So, ganun pa rin siya. Wala pa rin nagbago. Pero, ano, itong, ano niya, yung text field natin is ina-access na siya ng ibang file. Ayan. So, may questions po ba tayo? Ma'am and sir? Yan, so may questions po ba? Ayun, so mayroon nag-chat. Ayun. So, paano po yung show or hide password? Okay, so, ayun naman is, nasa ano yun eh, nasa property siya ng input natin. So, bali, ang gagawin natin dun is maglalagay tayo ng ano, ng password. Ay, ng icon dun sa ano niya, sa ending niya na dito, kumbaga dito sa may input natin dito. So maglalagay tayo ng icon dito. Yan. So maglalagay tayo diyan ng icon and then every time na kiniklik natin to, nag-aano siya, no? Nag-obscure text siya, parang nagsiset state yung ano natin, yung sa may
So kailangan natin gumamit dun ng ano, stateful widget. So bali ang gagawin natin dito is maglalagay tayo ng ano, ng another icon dito. Tapos every time na kiniklik siya, para nagsiset state siya na kapag naklik siya is gawin ba natin yun, guys? So bali ang ano dun process is maglalagay tayo dito ng icon, which is yung eye icon ata yun. Tapos yung widget dapat natin is nakalagay siya sa stateful ito. Dapat naka-stateful to. Itong ano natin, hindi siya naka-stateless. Then every time na kiniklik to, nagbabago yung value na pinapas natin dito. So kanina dapat kung ano siya, true to, dapat magiging false siya para makita. So try natin, gawa tayo para sa show and hide password, no? So kasi dito sa ano, sa dito sa, so balik tayo kanina dun sa pag-declare natin ng dun sa file na custom widget and custom input. Tapos to kasi itong text field, pwede tayo maglagay dito ng icon. Yung sa pwedeng icon. So hanapin natin. Pwede tayo maglagay dito, no? So dito sa decoration niya. Tapos pwede tayo maglagay dito ng suffix icon. Halimbawa, yan, suffix icon, no? And then, maglagay tayo ng icon button. Ayan. So parang sinasabi natin na merong icon yung ano niya. So maglalagay tayo ng mga required nito. Okay tayo. Oops. Kailangan din ng on-press, no? Maglalagay tayo ng on-press. Ayan. And then kung anong icon na ipapakita natin dito. So, halimbawa is constant. Ayan. Then, try natin. Tapos, title. Ayan. So, kapag, pero dapat saka lang ito ipapakita kapag password yung table natin. Dapat nakanal ito. Or naka-size box sana. So, dapat label is equal to password. And then, else, pwede ba na? Dapat. Ayan. So, ganun guys. Tapos every time na kiniklik ito is dapat ito pinapasa din natin yung ano niya, yung function niya. So dapat dito is naglalagay tayo ng function. So magpapas tayo ng argument na function dito para sa ganun mapasahan natin siya ng function. And then ano, siguro and then dito magkakaroon na ng yeah.
Ayan, so dapat magpasok tayo ng argument na function, no? Kasi ginagamit natin siya sa ano, sa ibang file. So dapat maglagay tayo ng ano dito. So lumawa is and then yun, tapos snaglag. Yan, and then ano, balik tayo dun sa kanina sa login dito, tapos dito pas ayusin natin dapat. Dapat ito. Yan. Yan. So, pwede tayong maglagay na ng na-disconnect po yung ating resource speaker. So, announcement lang po to please fill out our attendance form for day 3 po. Tsaka yung Google Classroom po, please join po. Kasi doon po tayo mag-update at tsaka mag-submit ng final project natin. Sir Robert? Ayun, sir. Sorry po. Na-disconnect po ako. So, balik na po ulit tayo dun. Ayan. So, and then, palakin ko lang po. Ayan. Oops. And then, so, saan na ba tayo kanina? Dun tayo sa may custom input po, no? Ayan. So, dito. Ayan. So, balik tayo kanina dun sa may login. So bali dito na tayo gagamit ng ano ng na stateful widget ulit para ito magbabago siya. I-store natin siya sa ano ulit variable. Ayan. So bali dito para every time na kiniklik natin yung icon na to, so nagbabago rin siya. Nagbabago rin kung ano yung so bali ganun. So bali pag naglagay tayo dito ng I think kailangan din natin ng controller eh. Oops, so yeah, so, dito na. So bali dito gagawin natin siyang stateful widget na lang. So bali gagawa pa tayo ng ano ng gawin natin sa another class. So, diba, login page. Yan, tapos is stateful.
stateful widget. So bali ko convert natin siya sa stateful widget, no, para ano, tapos ito gagawin natin state, and then state siya ng login page natin. Ayan. And then gagawa tayo dito ng ano, na oops. Ayan. So gagawa tayo dito ng state nito, itong login page state. Task create state. Oops. And then dito tayo sa may login page yan. Yan. And then ngayon, pwede na nating iba-ibahan tong state nito. So bale dito, pwede na nating i-store sa variable yung ano. Boolean toggle equal to true. Dala. Tapos yan. Lag. Tapos, gawin na lang na, tapos yun na ipasa nating value dito. So by default, ano siya? Set state. And gawin natin siyang yan, kabaliktaran. Kapag pinindot siya, pag true to, syempre gagawin yung false and so on. Ganun. Ngayon kapag ano, kapag papalitan natin, babalik ulit tayo dun sa custom widget na ginawa natin. Mag-update tayo ng widget ng value doon. So, mga so custom. Yeah, babalik ulit tayo dito. And then ito pwede nang magbago. So i-paste na natin yung value nun sa obscure text. So pag ano siya, true siya, kapag ito true, else, constant. Yan, tapos, yan, visibility add. Then try natin. Yan, so, ulit tayo sa login. So bali, every time na kiniklik to, nagsiset state siya. Tapos binibuild niya ulit to, itong scaffold natin. Pero by that time, yung value na ng ano natin, na pwede na natin itong alisin guys, itong widget na to, itong function na ginawa natin. Ito. Yan. So bali, every time na nabibuild, kasi every time na kiniklik natin yung ano, yung eye icon dun sa input, nagsiset state, so nagbibuild ulit to. Pero by that time, iba na yung value nun. Pwedeng iba na yung value nung ano, ibahin na yung value. So try natin. So balik tayo. So naglalag na yung ano po guys. Oops. Ayan, so dapat mag-ano siya, mag-iiba yung icon niya, no? Dapat magbabago yung icon nito. Oops. So every time na state. Yeah. Then and then dito dapat nagbabago yung ano value. So actually
Hindi na. Yeah, so yan, i-reload lang ulit natin. So, mali ato yung approach to guys. Dapat ito na lang yung naka-stateful widget. So, ganda lang gagawin natin. And then, ito na lang yung gagawin natin stateful widget. Yan. State siya ng input. Nag-log na. And then and then ito dapat ito nandito na siya. Pero ito is yeah, pero ito is oops, yeah, pero ito is gagawin natin siyang alisin na natin to. Yan, tapos ito guys, so talaga siya pwede na ma-access. So subukan na lang natin lagyan to ng ano ng tapos kahit alisin na rin natin to guys. Yeah.
Dito na tayo maglalagay ng set state. So, ayan. So, try natin. Oops, may error. Okay, so wala na dapat to. Try ulit natin i-log in. Ay, i-run. Oops, wrong. So wait lang natin guys, no, na mag-build ulit. So bagal na kasi ng ano ko, ng piece. So tapos na ata. So tingin ko may error tayo dito guys. Ay, wala na yun. Ayun, so makikita nyo nagbabago na yung icon niya. Kasi ang yun. So, ang tamang approach pala dun guys is dapat yung widget lang pala na yun yung naka-stateful widget. So, kahit hindi na to. So, balik na ulit natin sa dati. So, ito kahit hindi na. Kahit stateless widget na lang to. Kasi ano guys, mas magaan sa memory yung stateless widget compare dun sa ano. So ganun guys, nagbabago na, no. So yung next na gagawin natin is i-effect din natin dun sa ano. Ayun, so ganun guys. Ayun, so nagbabago na yung ano niya. Pag gusto nating i-show o hindi yung password natin. And binalik ko na sa ano, sa stateless widget ulit yung login page natin. Kasi hindi naman na necessary na naka-stateful din to kasi wala naman tayong ginagawang ano dito, pagbabago. Yung pagbabago lang na ginagawa natin is sa mismong input. Guys. Yan.
So pag mag-input tayo ng password, yan, so pwede natin i-show or hindi. Halimbawa is, my password. And then, so pwede natin siyang i-obscure o hindi. Okay po, sige sir, share ko na po ngayon. So bali yung next na lang po na gagawin natin is yung registration page. Pero ayun po, so na-accomplish din po natin na so na pwede pong i-toggle din off yung password. So i-share ko na po ngayon, saglit. So bali ang ginawa ko po doon is ginawa ko pong stateful widget yung input, no? And doon every time na kiniklik yung icon, chini-change na lang po natin yung ano, yung value na naka-save doon. So, yan. And then yeah, so load. Yeah, so na-share ko na po. Yeah, so yung next po na gagawin natin is nagkaroon ng crash. So yung next po na gagawin natin is yung registration page. Yun, and after po natin magawa yun is introduce ko po yung pub.dev kung saan pwede po tayong kumuha ng mga nagawa na pong mga widgets. So parang centralized siya. So yun, so bukas ko na rin po i-explain. And next po is i-discuss ko rin po sana yung about po sa Firebase, kasi after po natin magkaroon ng ano, ng registration form, doon po natin ipapasok sa database po or sa Firebase yan. So bali nagkakaroon lang po tayo dito ng ano, UI, para may UI po tayo na pag-i-insertan ng mga data. Ayan. So may questions po ba tayo? Mga ma'am and sir. Yun. So yung tamang approach po pala dun is dapat saka stateful widget po to mismo, itong ano natin, itong sa may ano natin. Special holiday. Sir, ano po? Sir Kevin, dyan po ba kayo, sir? Yes, sir. Sir, holiday daw po pala bukas, sir. Yes po. Sir, ma'am, announcement lang po. Tuloy pa rin po tayo tomorrow. Same time din po ulit. 1 p.m. to 5 p.m. po. Okay po. Sige, sir. Okay po. So, ganun na lang po. Tuloy pa rin po. Thank you, Sir Kevin. And sir, dahil ano sir, magpa 5 na po, I think. Kung ano po yung pwede nilang itanong. Okay sir, sige po. So bali, itutuloy na lang po natin bukas yung about po sa registration, sa register page po. And then after, ay sige sir. Sige sir, bali bukas sir, ang magiging topic po natin is yung PubDev tsaka yung Firebase, sir. Yes, sir. Opo. Okay, sir. Sige po. Sige, sir. Go ahead po. Kung may announcement ka pa. Tatanong ko lang po kung ano po. Actually, sir, kung meron na po tayong Google account, is meron na rin po tayong para po sa Firebase. So bale, gagawa na lang po tayo ng project doon na gagamitin natin. Ayun. So yung code po is na-share ko na po sa Google Drive natin, no.
updated na rin po yun. Yung buong main dot, ay mga dart file po natin. Updated na po yung nandoon sa Google Drive. So, ulang na po ng oras. So, bali, after po sana nito is, ay di-discuss ko po, pag-usapan po sana natin yung about po sa pub.dev na website. And, pupunta na po tayo dun sa database natin, which is yung Firebase. Yun. So, sabi po ni sa PGLU, Ilocos, Sir Jan, may visual din po ba na pwedeng gamitin? Visual editors. I think bukas ko na lang po i-announce yung AMNO po natin, yung final project po natin. Ano pong visual editor, sir? What you see, parang i-drag and drop na po ba? And, kasi po dito po, dito po sa may... Yes po, actually pwede rin po natin gamitin yung MySQL na database, pero gagamit po tayo dun ng ano, parang mas advanced po yun, kasi gagamit po tayo dun ng API, or parang kumbaga sa mga ano po, sa mga framework po na PHP framework. So balik, gagawa po tayo dun ng routes. Then gagamitin natin yung ibang ano, package katulad ng Dio para ma-access yung route na yun. Ayun. Sa ngayon, sir, hindi pa po yung RESTful. Kahit ano muna po tayo, sir, sa Firebase. Para lang po meron po tayong pag-i-insertan na database. And kasi po yung Firebase is same environment din po kasi sila nung ano. Kasi same din po na gumawa is Google para same environment. Mas madali po yung pag-i-integrate natin dito yun sa Flutter. So, susubukan na lang po natin gumawa doon. Siguro mag-insert, update, delete, and view para masubukan po natin. Ayun. Sir, sa ngayon po, wala po, sir. Wala pong ganun, yung parang drag and drop, parang what you see is what you get. Wala po, sir. Bale, pero ano naman po, pag po mayroon na po tayong, actually po kasi dito po sa Flutter, para po, parang nagbibuild lang po tayo ng Lego blocks na pwede naman po nating i-type. And then magsasuggest na po yung Android Studio kung ano po yung ano pwede natin yung para kung ano po yung Flutter na pwede nating magamit na nandito po sa Android Studio. And then kung about naman po sa mga properties, pwede naman po natin i-hover to and makita yung kung ano yun. Or kung mas gusto pa natin po ng mas in-depth na explanation about po dun sa ano na yun, sa proper or sa widget na yun, pwede po tayong pumunta dito sa mismong catalog, widget catalog po ng Flutter na makikita natin dito yung iba't ibang widgets and yung ano na po, halos buong explanation na ng mga properties nila. So bali, yung ginagamit lang po natin yung mga basic po na properties. Halimbawa yung mga child, ganun po. Or yung mga madalas gamitin para makapag-design po tayo. Pero sa akin po, wala pa po kong alam eh, na pwede po na parang i-drag and drop na lang po yung mga widgets. Parang wala pa po alam sa ngayon, sir, kung meron pong existing na ganun na pwedeng magamit na editor para po sa Flutter.
And may meron pa po ba tayong questions? Any additional questions po or clarifications before our before we end our day three training po? Site na purpose. Ah, yung ano po, sir? Okay po. Ah, sige po. So, bali nandito po siya. Ayan. So, dito po natin makikita yung sa animation. So, bali ano po, bukas po isusubukan din po natin magkaroon ng animation dito po sa Flutter projects natin. Sir, baka pwede pa share na lang yung link, sir. Ah, okay po. Naka-share screen na po ba ako, sir? Yes, sir. Pa-share na lang sa chat box, sir. Okay po, sir. Sige po. Ay, ito po. So, ito po yung catalog po ng mga widgets po na pwede nating magamit. So, any other questions pa po, ma'am and sir? Okay po. If none, link for the day 3 recording po will be sent to your email. Please do not forget to fill out our attendance form po. And also double check your email po to avoid email bounce back po. And I will be also sharing po the recording link in our Google Classroom po. So please mag-join po kayo sa Google Classroom po. So kung regardless kung wala po kayong ma-receive na email, the recording is still accessible anytime po at official Facebook page po ng DICT Luzon Cluster 1. And tomorrow po is holiday po. So, continue pa rin po yung training po natin. So, same time pa rin po from 1 p.m. to 5 p.m. Wait lang po. Let me share my screen. Sige sir, i-stop share ko na po. Okay sir. Okay po. So, please be reminded again to join our in our Google Classroom po for the purpose of submitting our final output or project po. Link is in your screen po, so please take a screenshot na lang po, or yung link po is nasa chat box na po natin, so you may click it na lang po. And as of now po, a total of 58 na po yung mga nakakapag-join po. So sa mga hindi pa po nakakapag-join, please join po. And okay, kung wala na po tayong questions or clarifications po, thank you for attending day 3 of app development using Flutter po. Stay safe and see you tomorrow po. Thank you po.